Sabi, Kita sige, muna mag muna yung pwede mo maglaro naman ng ako game. iwan. Sana yung ano. Basta dyan, Sir Wen. Okay na mo, sir. Nag-tiwa, nag-ngapon, nag-gla namin. Nag-gla na mo? Yes, oo. Rating ko lang kasi, mayroon kaming lakad kanina. Anong balita? Ang balita, Master. Okay na ang lahat. Lahat ah. Pasado na. Pasado na siguro, Master. Okay. Mauna mong ito. Wow. Yun na yun. Sabi ko sa'yo, kaya mo yun eh. Paabot na lang sa akin. Schedule para external. Saan ka na-sign? Wala pa mo, sir. Ang eskwelahan rin na iba, asa may pang-indoors. Diba, eskwelahan ba mag-ano sa inyo o ano, kayo mismo ang mag- Ah, oh, para sila magbigay ng recommendation, ano? Ang eskwelahan. Ay, napay orientation sa para external. Humana na sa orientation. Paabot na lang may hugpan. Pag-asami nila i-endorse. Oh, yan. Tapos na yung lana niyo? Master? Diba naglana kayo na nakaraan? Oo, oh, niya. Among gitiwa sa lana ron, Master. Kay madaot niya ang lobby, Master. Sayang kayo? Oo, tama. Diba basta-basta madaot yan? Manurok pa gani na? Gitiwas na lang para kuhaan na yun. Baka naman ano, naigawat sa lunok. Oh. Ihoro to ba ni Emilio? Yata. Aslong ba? Ano yan? May mga ano dyan? Kayo ng umaga pa kayo dyan? O ano oras kayo nandyan? Umaga pa, Master. Nagsugod o kwan. Punot. Nga nagpakagod. Dere, nagsabay may kaniot to, dere. Tanan. Anong ano yan? Magpalitson? Oh, nag-itson, may tamban rin, Master. Sarap yun. Sarap kayong tamban kinilaw, eh. Basta sariwa lang. Oh, nagkilaw, may nagsugba. Ayos yun, eh. Kalaway. Anong inyong sige lasan ninyo, tuba? Oh, suka tuba. Yan, masarap. Tapos, lalo na may tabon-tabon at saka suha, sarap yan. Bungang kahoy. Ah, bungang kahoy.
upload puting ko dan stand na nakuha. Nagbuon, ano nito? Ayan, oh, sino yung ano, pwede tayo magkwentuhan, no? Walang mga ano, habang wala pang tao, walang schedule kasi ngayon eh. Kahapon, sabi ko kay MJ na pag walang mensahe sa ano, gabi, walang mensahe sa walang pag walang mensahe, ibig sabihin walang song. So pwede tayo mo ano, lakad kasi meron siyang bibilihin sa malayo-layo sa amin eh. Ay, so, walang mensahe, yan nag-facing ako. Tapos nagtulong ako. May mensahe pero ano na. Ano na yung alas 11 na ng ano. So, mensahe na ano, yung hindi para sa Zoom. Kaya umalis pa rin kami. Morning, tugay ka na contact naman, sir. Oh, kasi lang ako ano, pag computer lang ako talaga pwede mag-Zoom at saka mag-Messenger. Wala akong ano eh, wala akong Messenger sa cellphone. Sinubukan ko maglagay ng Messenger, hinahack yung ano ko, hinahack yung account ko. Eh, iniwasan ko mag-Messenger. Ah. Ah. Yan o, open sa ano to lahat o. May hapon sa Lars. May hapon dyan. Malakas bang hangin dyan? Saan pa pala ka open? Jel? Malakas ang hangin sa inyo, Jel? Oh, igura po siya. Hindi naman. Asa, sir? Malakas bang hangin dyan sa inyo? Hangin? Oo. Oh. Hinay, Raman. Eh, nangabunot mo. Hinay lang. Nangabunot mo ka din mo buhok, God. Wala kasi hangin. Pagkagis ba? Di ba, legend? Dalawa na tayo. Alagay. Hindi, abit na pa yung sir. Kailangan pa man. ang tawag niya, Nabal. Wala siya, limpyo gina siya, limpyo. Nabal, ang tawag niya ba? Nabal. Nabal? Nabali ang agtang. Nabali ang agtang. Pinapon siya lang. Alagin siya lang, ha? Buti pa si, ano, si, sila ni, ano, ni Grace, Tano. Kainan pa yata, oh. May konting natira kahapon tayo sa anniversary namin tayo. Tayo, happy anniversary. Marami kayong bisita? Kami lang dalawa tayo. Okay yun, para walang gastos. Magandang hapon, Kuya Nars. May hapon. Nakita ko yung ano nga, yung pinos na ano yung sa flyer. Oh, kuya. Nakita ko. Ah, mayroon pa akong ano sticker. Ah, yung pinamigay mo? Oo, yun din. Yung ilagay ko sa tricycle, yung sticker. Yung flyer. Nagpagawa pa ko ulit. Kuya, nakatakbo ikuan sa imuha, kuya. Ano yan? Na akong pag-umangkon, kuya, ba nagbigti man ko gabi ikon, kuya. Oh. Nasaan yan? Nasaan? Di rin nasa kuha sa una. Dito yan sa akin, sa, kuya. Ngayon, dito siya nagtrabaho siya sa Jules. Na? Dito siya nagbigti. Eh, unconditional pa naman yan. Sa puno ng mangga. Sinabi ng Diyos na walang kapatawaran yun. Ilang taon na yun?
16 magkaedad lang sa bunso ko. Walang sinabi kung anong dahilan. Mahina signal mo, Vilma. Mahina signal mo. So, good afternoon sa lahat, oh. I-on lang niyo yung mic niyo pag gusto niyo magsalita. Tapos i-off na lang pagkatapos. So, dyan sa inyo, Sir Wen, mayroon bang ano dyan? Mayroon bang nagpagamot, update? Wala. Naipalo up, Master. Sige. Dyan sa inyo. Magandang hapon, Kuya, sa lahat. Magandang hapon. Hi, kumusta? Sino yung pangalan nito? Miguel Villarindia. Si Gail Villarindia. Miguel, Miguel, kumusta Miguel? Ito nga Master, yung kam na mata ko, alako pa rin ngayon. Walang nagbago? Hindi masyado kan dahil tayo sa kabila ko parang apektuhan na rin kaya nga yung sa yung sinabi mong may problema walang nagbago wala nagano na sana miniliwanag kayo bumalik nasa paniwala mo yan kasi bakit yung bulag na dalawang mata 7 days lang, oh. Nakakita na. Nasabi nyo yan, yung taga-Samar, isipin nyo yun, hindi lang naman siya ang ano na problema sa mata, hindi makakita. Tapos sa inyo, hindi. Posible naman yun. Master, bakit kaganitong sa mata ko eh. O kaya nga, nasa paniwala mo talaga yan. Ikaw nakakaalam, paniwala mo. Paniwala bang walang kapalit? O ginawa mo ba yung dapat? O ano man yung sa mga tinuturo ko? Ginawa ba? Minsan kasi, ha? So, alaman siya, katulad ngayon dahil parang hindi kami makapapasok doon sa merkado. Siyempre, may karamdaman din yung ako. Hindi ko nakabili sa mga likuto. Oh, yan, isa yan sa ano? Isa yan sa dahilan. Eh, kasi pag hindi mo ginawa, ibig sabihin, hindi, lubos paniwala mo. Eh, bakit naman yung, ang kunang-kunang basya, hindi lang sa isa yun, bulag, dalawang mata, hindi makakita. 7 days lang, nakakita na. Yes. O lang, sa video naman yan, no? Sipin nyo mabuti yun. Hindi lang siya, madami naman talaga. So, doon ako nagbabase kung bakit hindi kayo gumaling. Ngayon, unang sinabi mo, sa kalamansi pa lang, hindi mo na totally na lubos na nagawa. So, may problema na. Kasi yung iba kasi, basta pag inamot, kanila, okay na. Hindi ah. Gawin mo yung mga bagay na sinabi ko. Kasi doon, yung nakasalala yung pagaling ninyo. Kasama yung paniniwala, pagbabago, pagsisisi. Gawin ko ano yung dapat. Yung mga pinagawa kong kalamansi, isa yan eh. Yung kalamansi, Master, nainom ko yung siguro sa mga ng tatlo, yun. Ito lang yung nagigpit na kasi sa amin dito. Oh, yun, tinan mo, sinabi mo tatlong linggo. Yung sinabi mo na may nagbago na, ibumalik. Siyempre, tumigil ka eh. Pero kasi pagpasok sa merkado namin ngayon, Master, hindi kami basta-basta makapasok. Eh. Bakit hindi kami makapasok? Dahil nagkano kasi ng piyesta eh. Hindi makapasok yung tricycle doon sa doon. Sakit yung pako. Hindi mo siya rin kalaka nila, arthritis. Hindi naman ang gagawa ng paraan. Kayo naman talaga. So sayang yung sinabi mo na nagbago na sana o ano may nagbago. Hindi mo na tuloy-tuloy. Hindi mo po nawala ang pagkasa, Master.
naniniwala talaga ako na may darating din na araw na para sa akin na ibibigay ni Jesus Christ. Oo, okay, walang mududa. Basta hindi lang yung sinabi ko. Baka sa lalay lahat yan doon. O, sa kanya naman. Naniniwala mo talaga kung master na may araw din para sa akin. Hindi pa ngayon. Naniniwala ka nga. Pero bakit hindi mo nasunod yung sinabi ko? Di nawala ang paniwala mo. Kaya anong sinabi ng Diyos noon na kung ano lumalabas sa bibig mo yun ang masusunod? Yes. O hindi mo nasunod. Hindi mo nasunod. Hindi talaga mangyari sa iyo. Pero sa inyo naman yun. Yung sabi ko na ang panggamot ko, hindi lang yung katulad sa mga gamot na kilala ninyo. Gamutin kayo, tapos magbayad kayo, uwi na kayo. Wala pakialam magagamot doon eh sa inyo. Gagaling kayo, hindi. Wala siyang pakialam. Kasi wala siyang pagbasa. Nagbayad kayo, wala problema doon. Sa akin, hindi eh. Kailangan talaga buksan ko yung puso't isipan ninyo kasi nandun yung pagbabago talaga pagsisi at labas paniwala. Kailangan matutunan ninyo yun. Tsaka i-apply sa sarili kung ano yung mga turo. Kaya nga, libre ito lahat. Hindi ko binipilit ang taong gawin pero nasa inyo yun. Kayo naman din ang mawalan. Kayo din ang magkikinabang. Kung sundin ninyo yun. Ito lang hinihiling ninyo sa bawat isa. Pagbago, pagbasol o pagtuo. Hindi yung maging komportable na kayo kasi ginamot kayo. So iba dito. Pag na ako, Master, yung ano lang talaga yung sa Calamansi, Tagana, ano eh. Pero hindi pa man, kailan lang yun na tigil ako. Maraming ganun na tumigil. Maganda na tumigil kasi Kesyo daw, walang Calamansi. Kesyo, walang bumibili. Mga ganun tipong patuwiran. Tapos na bumalik ang problema kasi nga parang ginalaw mo lang tapos hinayaan mo na babalik talaga siya sa halip na magpapituloy. Medyo okay na nakalakad lang sa konti. Yun, piling katungan ka sa paligid para makatuloy lang ang kalamansi. Sa inyo naman yun. Pwede nyo ituloy. Kailangan talaga ituloy ninyo. Yun naman talaga. Ano, tina mo yung napanood mo yung testimony nung nakaraan. No? Yung bukol na malaki kapalad ang bukol. Tapos 1/4 na lang sa loob ng wala pang 13 days. Ha? Yung isang linggo mahigit pa lang o dalawang linggo. Oh, isipin niyo yun. So, nasa inyo talaga lahat. Wala sa akin. Nasa inyo lahat. Hindi naman ako nagkulang. Hindi ako ang gagawa ng paraan para mabigyan ko kayo ng gusto ninyong gamitin o ano yung ipinagpipagamit. Yes. Sa inyo yun. Hindi ano ako gagawin? Ano gagawin? Eh, kung malapit na ako, bibilihan kita ng kalamansi. Kung malapit na ako, malayo ako eh. Basta sa inyo yan. Sa inyo. Paniwala ninyo. Ituloy lang ninyo. Ituloy na ituloy. Pag may hanggat maaari, ma-update mo, ma-updated ka. Kasi, yun nga. Mayroon ng, kumbaga, na-action na siya. Lumambot ba yung ugat? Tapos natigil mo, titiga siya uli. Parang bukol ba? Ang bukol, lumalambot muna, tapos tuloy-tuloy lang, dandahan na siyang lumihit. Ganun. Pag itinigil mo, yung bukol, titigas uli, tapos dandahan na siya paglaki. So, kaya nga mga may bukol, bago po ipatigil yan, laboratory ko muna. Pinapa-ultrasound, x-ray, bago ko magsabi na itigil mo. Si Tayan po, nandiyan na, okay na, tapos may nagpaiwan, iyon naman din yung mamuuuli kasi hindi pa lumaki na nalusaw. Kaya kailangan ma-clear muna bago ko sinabing itigil.
Alam nyo na lang kung paano. Pat- ipatuloy mo lang yung ano, ipatuloy mo lang yung ano mo. Sige, Master. Oo. Hangad ko na ano, maging okay ka. Tuloy-tuloy lang. Nahirapan ako sa bahay, Master. Nag-iisa lang kasi sa bahay. Ah, hindi natin katawiran yan. Huwag, hindi natin, hindi ko tanggap yung mga isa ka sa bahay. Pag may paraan, eh, pag gustuhin natin, laging may paraan yan. Pero pag ayaw natin, laging may dahilan. Yes. Magiging kasama ko na lang. Eh. Panalangin ka lang sa Diyos. Kailan niya ako. Kailangan talaga. Wala na kaibahan yan sa walang-wala ka. Tapos pag kailangan mo punta sa ospital, may paraan makakarating ka sa ospital. Di ba? Ayaw pa lang. Ito, Master. Sa bahay. Ayan. Facebook lang. Walang zone. Andun. Yung anak ko kasi nandun sa Maynila. Isang anak ko lang Maynila. Ako lang mag-isa sa tinitirhan kong bahay. Eh, na-off. Sir Wen, paki-ano yung ano mo? Na-off. Okay na, Master. Sige na, Jel. Miguel. Miguel ba? Sige, Master. Ipadayon mo lang. Basta na sa inyo na lahat. Sige, Master. Salamat. Sige, sige. Hangat ko na maging okay ka. Next. Ngayon, bakasya mabaw ng gamay na ba? Sige, basta hangad ko na mawala gina siya. Tapos ipadayon mo lang yung ano kay dako man, malaki yung bukol mo eh. Tuloy-tuloy lang, sige nang sige na sige. Ayun ko up siya, Nancy. Ha? Ayun ko up siya, Nancy. Oo, sige yan talaga, kailangan. Kayang-kaya mo yan. Eh, kita mo naman ikaw nga nakakaalam na gaano kalaki yan. Tapos ngayon, ikaw din nakakaalam na lumiit. Eh, bakit bakit hayaan mo na lang na matigil ka o mahinto? Gawa mo na paraan para magtuloy-tuloy. Di ba? So, wala naman akong ibang hangad sa bawat isa kundi gumaling. Yun nga, hindi naman lahat na mapagkalooban ng Diyos na instant. Meron talagang lumalakad ang panahon bago maging lubos. Lalo na sa mga bukol. Pero may mga bukol na mabilisan ang paglusaw. Depende talaga sa paniniwala. Depende rin siguro sa klase sa bukol. Kita yun yung yung guwetter na malaking-malaki na, yung taga-Talisay, na pantay na sa siwang yung guwetter niya. Ngayon, one-fourth na lang yata na iwan. Pero walong April pa siya na ginamot ko, April. Imagine mo yung April. Pero isipin mo rin ninyo, 20 years o 25 years yata niyang daladala yon, yung guwetter na yon. Tapos ilang buwan lang nung ginamot ko, April, May, June, July, August, September. 5 buwan pa lang. Kumpara mo sa 25 o 21 years. Di ba? Katulad sa iyo, gaano katagal yung bukol mo? Mga
25 years yung sayo, tapos ngayon lumiit na. Ano na kaingon magaga 25 years na? Anja po man yung anja. Pila edad ni mo nabantayan ani mo? Nabantayan na po ni pila edad. Tag na rin tulong mo 25 years. Ingat ka kay Sir Roy kasi matindi yan pag nag-cross examen yan. Yun na lang. Tag na lang. Tag na lang. Dugay mga gamay pa mo ko ato. Baka nga tama nga si Sir Roy, 25 years kasi edad niya ngayon, nasa mga 30 ka pa si Roy ngayon, no? Hindi nga. Pala edad mo, Roy? 20. Si 20? Oh. Yeah, gamay pa ka ng bukula. Oh. 25 years, yun. Sakto ito. Ano siya? 30. Mga 30 pa yan ngayon siguro. 30 guwang ba? 30 guwang na. Lugay na niya. Tumulong mo. Oo, sige lang. Marami naman talagang ano eh, bukol na hindi man kaagad na agad-agad na malusaw. Isipin na ninyo yun sa kalakihan yan. Angat natin na magtuloy-tuloy yung ano ninyo, pagaling, ha? Tuloy lang, tuloy mo lang yung ano. Imo na ito, gisawa yan itong gingo ni Master. Pang loud. Papa kay nagkumambahod. Ah, nagkumambahod. Nagkumambahod, oi. Papa, di ba medyo? Bahad lang nagbahod niya. Muna yung gwapo pag bahod. Labi, managat o bahod? Damay na kahigayan yung nagkumbahod. Naman low na pressure. Hello? Naman low pressure. Pwede, paano madubula niya yung gamay? Eh, rinok kay may pagkumasok. Okay. Kaya nga, paano man dobulan? Paunsaan na ito pag dobul anay mo sa kaya ng gamay? Yun, pero isa nga siya niya ng baon. Kargahan na ni mo ng mga 5 kilo, malunod na din na. Siguro masinun kay 8 pesa ko. Ang ginakon? Ang gitason? Ang gitason? O, 8 pesa. 8 pesa? O. Wala, ano yeah. Man. Nilaog man ang kasayan. Parang ka nag-20. Nilaog na sakayan ba? Murag ka ng mga sport car ba? Gusto siya rin mo sakay? Hindi ka sakay? Pangkukod man ako. Barilis ba siya? Kailang tulingan. Pangkukod ng barilis. Abi ni mo na imakina. Wala naman. Pangkukod na buha. Yeah. Kung kag barilis dapat imong ang imong gamiton takong. Imagine ko pa naman kung makapasyal ako na Cebu, makasakay ko nimo di man di ay pwede. Masakay, pero di lang kung bawat ko, sir. Kananinaw. Wala. Mahirap yun. Baka mawi tayo sa lang. O, di nga, dili ka makahulig dako kay makahulig ang dako. Lulun mo ka. Ako kung lulun mo, sir, kung sobrang sa disayas ka, kilo. Mara yun. Oh, kita mo, 16 kilo. Pero marami-rami na yun, ha? Parang 16 kilo, ano ka na, ana? Pagub ka na. Ha? Tubig naman. Oh, sige na. Alam, mawala. Mawala na imagination ko si masakayan. Ikaraman na ipwede mo sakay. Masakay ka?
Ano ngayon, dito ka na matigaan ng magandang pamingwit kay di mo din pwede nagdag po yung masakayan. Yatag na ako sa lain, karoon na yung sakayan na ako. Magkita yung sakayan, huwag masuroy na si Master Dre. Dili mo na pwede yung kanang dako ng isda, kay kanong ihatag, pandag ko man. Ang hapon na siya. Ang hapon. Kana kasi ako si Alejandro Santi Master. Nya katong nagpatambal nga na ibukol sa tutoy nya ang gamay nya kanang nagkuan na sige nag kanang hapdos Master. Nagsusugat nagsusugat pa rin siya. Wala kanang hapdos sa siya hang ba ako lang kanang sa kung hapon kay hapdos man. Di hapdos ibig sabihin na ano siya na siya samad. Wala may nakuan ka nang monaray kuwa. Na, murag na ay itong ba? Nagpadayo ka ba sa Kalamansi? Updated ka ba sa Kalamansi? Oo, Master. Ano ba ang kuwa niya? Ni Grabe o unsa ba? Ang dili kay daghan ko ang kuwa. Ay, gamay ang kuwa. Ya, hapdos lang. Pero wala yung nana. Wala. Buti wala. Naman. So, kung ano, tuloy-tuloy mo lang Kalamansi, ha? O, Master niya. Patambalan sa Master, na ito luas, ha? Ba? Bakit ka nagkaluas? Di ka siguro naligo. Aha, kadalang ako, buwag kayo maligo. Ha? Ako, guys, tama ko sa kilid yun sa dila. Kilid yun ba? Matandugan, permis, nipon. Luas ba? Kaya ba lang kung sa'yo luas? Kaya ba lang kapag luas? Nasa dila. Ang dila, luwas, dila. Ang luwas ka ng puti. Puti, Master? Ha? Na ay puti. Tingin na sa dila mo, eh. Patingin nga. Ito na ang dila mo. Dili ah. Ang luwas rin sa ibabaw ra. Dili sa giliran. Ano yan sinasabi mo? Yung... Tapos nun. Parang nabututin sa ano, dila. Sakit ayo? Di singaw yan, hindi na luas. Parang tawag parang naluto, tawag noon. Alaswa ba? Ang luas, karang puti na sa imong dila, manang wala ka gana mukhaon. Alaswa na din, Master. Sabi ng Bisayang dako, makibalo ko sa Bisayang luas. Ya, akong gitambalan o kuan ka ng mana, lagi ko no. Pagka, bait nga hang. Na ayo. Na, kuan pa, gabi iba man ako, tambali. Sana ba, naging okay na yan? Ano yan, singa, anong tawag yan? Yung singaw yas Tagalog. Minsan nagkaganon ako niya sa dila sa giliran. Masakit yan. Pero mawala sakit. Din niya. Puti sakita ay. Sahay, di nalagay ko. Ano yan? Baka kainit ba? Okay, init ko kay panahon. Init, oh, init sa Balamban ko, sir. Pero sa siyudad. Init sa Balamban ko, sir. Ano, ano gusto niyo palit? Ayaw! Ayaw! Ayaw, oy. May sabihin na lang kay ang baha diha tapos dito ilaha abog. Salamat, pasalamat din ini mo. Salamat Jesus Christ, so ikaw nga nindot among weather diri sa Balamban. Salamat mi kanunay. Ano tayo na ano? Ligo mo, iligo mo lang yan. Ha? Iligo mo lang tapos magmumo ka ng suka. Ya, salamat ako Master nga akong te atuhod na ayo na taon. Ay, buti. So ganda. Tuloy na kita pangitag kwarta para palit bugas. Oo, hindi mo talaga yan. Di man tayo mabuhi pero di tayo mukayon. Ang lagi, mulihok mo kita. Parehas man tayo lahat. Di tayo mabuhi o di mo kayo, mulihok. Ano yan, normal yan sa tao, basta buhay pa ta.
Lagi na siya. Ayon ang taglawas. Oo. Oh, problema, di kina mawala. Nagi na problema. Nakakabit palagi yan sa ato. Ang nabuhi. Hmm. Nasa ato na kung paano ito dalhon. Pamita, ni dako ko puro problema. Hanggang ngayon, problema gihapon. Pero wala gina-ignore nga. Buhay lagi, pero nakoto yan tiyan. maliit pa ako. Puro kayod, ning kamot. Hanggang karon, mawagyapon ng istorya ha. Mahonong lang atong ka kalisod yung kakapoy o paningkamot o mawala na ta. Hmm. Di ba? Di pa ilan itong magabiin na kayo matog na mata. Nikabuntag. Ngita na sa bugas. Oo. Oh, nga na, kinabuhin na ito. Kana pong mga kwartahan kayo, naman po ilang problema na. Problema nila kung sabag bayad sa ilang mga utang at ako kayo. Kaya po, istorya ha. Okay. Ayas lang yan. Mayaman na mahirap. Nagin na siya. Problema. O, sige na. Sige lang. Keep going sige, lang. Okay. Tama. Dayan ba lang yung ano? Magpasalamat din ko na mo sir ug ni Kapag Jesus na okay na ang tanan. Okay na ang tanan. Nawala na yung ano mo? Nawala na yung worry mo noon. Puro ka problem, puro ka alala, puro alala. Nawala ang imot, master. Nawala ang one part. Ngayon kung hindi ka na, kung hindi mo inaalala 'yon, hindi ka sana nakaranas ng problema. Kasi na-okay naman lahat. Di ba? Guys, of experience pa sir. Isip-isip mo, hindi mo kaya, iniisip mo, hindi kaya, hindi ka makatulog, hindi kaya. Tapos nung natapos din pala, nakinaya naman. At least nang i-okay na lahat. Sa ningkamot lang talaga, mayroon ka talagang ano, makakamit. Tuloy-tuloy lang. Ang ito, sir. Anong sunod? Ano sa ano meron? Mister, katubang sa katong last Saturday ba nga, diritoy sa ka board of director nga, nitanong na sa yuta niya, ilan ang i-plotting? Niya, pag-plotting, sir, na may walo kalat lat area nga kuwangan ba para masumpay. Manay akong gisigihag angad niya, sana makuha na ba? Okay na bitaw, master, kay para masumpay pa makuha na namo ang 8 areas 8 lot area nga masumpay para makuha na siya danan pa-okay na danan kay ug dili to siya masumpay tong lot area nga walo ka buok makuan man na may bakante nga luna nga di makuan ba nga sana ba sana okay na ang mga lot area nga makuha to namo walo. Tapos nang iya magkipag-usap, dili sa ako, kaya di ba ako magbalik ya. Wala lang, share lang ko ni Master Roy. Ah, share lang. Share sinabi lang. Sinabi ko lang din kung anong dapat. Oo, nga eh. Makahit, kung ano mo ang pagbana. Anastorya naman na mo. Nagkulang pa, doon na pagkikuha. Share lang ko. Sige lang. Eh, gawin lang kung anong dapat. Amo lang yung gikuha. Trabaho nang kay next week na is hindi ka lang hindi ko marino ha sa may na hindi
next week sa Bado, next week sa Bado, October 7 na ay schedule sila nga, sila na diri ang si buyer o ang board of director mo ari diri mo tan-aw na gid actual sa area. Oh, pero sabihin niyo sa kanila na bakit kailangan pa nating idugtong? Mayroon naman ang naka-ready, di bayaran nyo na para maingganyo din yung kadikit na magbaligya din yan sa ila kasi para madugtong na rin. Di ba? Oo. Hindi naman nila kailang itingga dahil mayroong kailang idugtong. Di ba? Ngayon, darating din yung panahon na mabago yung damdamin ng kasikbet. At maaari na rin ibinta nila kasi may ganyo sila. Oh. May bayaran pala. Talagang may gagawing plano. Di ba? So makita, pag makita nila, maging mabago na rin yung isip nun. Oo. Kaya nga. Kailangan may makita talaga na legit na mayroong mayroon silang gagawin. Kasi sa wala, hindi mo na kasi sinong maniwala doon na wala naman silang inumpisahan. Ay, ang sabi kasi nila, Master, budget daw sa government. Pa-release na. Yung ikalawa ng release, hindi pa nila alam kung kailan. Kaya i-release na nila, hindi naman ibig sabihin na ang i-release nila pang 100 hectares gagastusin mo yung lahat sa walo. Ano lang yung pwede doon sa walo, ibawas na lang doon. Nakapinding yung the rest noon. Ngayon, pag mayroong humahabol, di kunin naman nila doon. Kadali noon. Di kailangan maghintay mo na ng kailangan ibuo. Paano maniwala ang tao kung hanggang ganun lang? Kaya nga. Di ba? Muna ako kanuna isulti sa kanang nagdala ba kanang chairman. Kailangan bang ipulungan na sa kanila yon kung talagang legit sila kahit halimbawa ako kahit limang lang yan kahit limang hektarya lang yan bibilihin ko ngayon yung susunod makita nila nga binayaran na sila binta ko na rin sa akin yung 5 hektarya o di bilihin ko na rin pag ibinta na hanggang sa lumaki na lumaki. Hindi kailangan hintayin ng mabuo talaga anong gusto nila. Di ganun kadali. Kanya-kanyang may ari. Di mas ganun kadali yan. Ang mahalaga lang dyan, kung ano mo yung plano nila at meron ng ready, bayaran nila para makita ng tao na totoo nga. Bitaw, Mr. K. Kaya nga, kanang karong sabido, puro kwento, baka naman mahulog tayo dyan sa politics na naman. Marang dating ng eleksyon. Malapit na eleksyon. Ngayon, buto at tao kasi may project. Yung pala, hanggang kwento lang pala yon. Wala, nakuha na nila buto. Alam mo naman sa Pilipinas, lahat ng strategy ginagamit nila. Okay. Di ba? Kaya, kasi ano yun ikaw nang kuha ka ng kuha ng mga kung ano may yung inutos. Sanggang dami na, kulang pa hanggang abutan kayo ng eleksyon. Ayan mga tao, umaasa. Teka, pag mayroon tayong pabahay o ano man. Tapos eleksyon na. Iboboto talaga kasi may magandang para matuloy yung project, iboto na. Ayun pala, hanggang doon lang. Ganyan ang Pilipinas. Kaya mahirap magtiwala sa kapwa natin kasi karakas na ng yan, kapwa natin lalo sa mga politics. Sana nga. Mga ko nga. Hindi naman ako nag-negative pero yung nga masabi ko, kung talagang legit sila, totoo, na mayroon silang plano na para sa ikakabuti ng lugar, kahit pa isang hektare yan, bilhin ko. Diba? Para maumpisahan na. Ganun lang yun.
Hindi na kailangan, kailangan ibuo mo yan para magka, ano, hindi na kailangan yun. Kaya pag nakita ng tao, tuloy-tuloy na yun. Bitaw na, Master. Mauna ako isulti. Mauna ako isulti nila nga. Juan, Bayri na nang nag-una, kay Aro na rin musunod ng uban. Oo, yun naman talaga eh. Ang binari yan eh, tinapagbari yan nila nauna. Ay, tingnan kung hindi magsunura lahat yan. Sunura na talaga? Oo, yun naman talaga ang una yan. Siyempre, wala pang naumpisahan. Ang tao pa rin, nag-iisip pa yan. Puro lang kwenta pa yan, walang kwenta. Di ba? Hangat ko pa rin yung matuloy na. Kung talagang totoo sila, gawin na kung ano yung dapat. Kasi sayang yung panahon ninyo, sayang yung ginugugol yung oras. Papunta doon, lakad dito para lang maayos tapos mahulog sa wala. Talaga Master, lakad doon, lakad dito. Sa busy kayo. Kawawa naman kayo na nagbigay ng panahon tapos hanggang doon lang, kwento lang. Kita nila na totoo para mabisahan na. Kahit sabi bang isang hektarya ay dalawang bahay, tatlong bahay ang ano nila, but bakit gayahin lang naman nila kung anong yari nun eh. Di ba? Meron namang layout yan. Oh. Oh, yeah. Tatlong bahay lang muna kasi ito lang nagbinta. Oh. Sa sunod, meron dyan. Oh. Isang hektarya uli. Oh. Nagdaga mo ng tatlong bahay uli. Di ba? Kita may inubusahan. No? Pag na mawala na yung termino, yun lang talaga nagawa namin kasi ayaw magbinta ng tao, di yun lang na kinabang doon. Kung sino yun lang yun. Di ba? Totoo, hindi naman napira eh. Pira naman ng gobyerno eh. Di ba? O di, mayroon pa silang naiwang alaala. Marami pang silang marinig galing sa tao. Uy, si Pedro, kung natuloy sana yung pagka-presidente niya eh, dadami pa sa harapan yung bahay dito. Kasi may inumpisahan na siya. O, di ba? O ngayon, kung wala siyang inumpisahan, kwento lang. O di, sabi, ah, si ano, puro lang plano yun. Pangit, pang marinig ng tao, marinig nila sa tao. Ako, kung ako pumasok ko ng politika eh, kung ano yung plano ko, diritso agad. Wala nang daming si Chiburitsi. Napira ng taong bayan naman yun. Ibabalik ko rin sa taong bayan. Oh, pira tao. Oo naman. Kaya mo sa Pilipinas, eh, kaya nga maraming may sakit sa atin, eh, hindi mabuka ang kamay. Eh. Kasi kim-kim ng hindi naman kanila. Eh. Oh. Pili lang. Sakit talaga yan na salita, pero mga gagawa natin. Ganun talaga. Kaya nga pinasaga ng Pilipinas sa maksaan ng bansa eh, dahil sa gawain. Eh. No. Sana. Ha? Sana nga eh, hangad namin yung mga bayaran na kung talagang ito. Kaya nga, yung na hangad natin na gawin na nila. Hindi na mag-hintay. Oo. Salamat kay Master. Sige. Kasi may nag-grace na naman. Salamat, Master. Salamat. Salamat sa lahat. Sir. Oh, sige. Rowena. Hi, Rowena. Tulog na si Rowena. Anyway, natulog ka na? Wala, tulog na si Rowena. Ano to, tanggalin? Ano, tulog ka na? Ayun na, Rowena. Sir. Good afternoon. Sir.
Yep. Pasalamat ako. Naayon na akong upo og sipon. Dayon wala na ako kay gwan ako giubo dayon katong nagpublish ko sa imo kalaman si atong Domingo din akong sipon okay na siya. Sir. Sige. Katulog. Sir. Sige sige. Sir. Salamat kaayo. Eh, ibot din ba pag-i-publish ako sa chan ko, sir. Kasi God bless sa ano sa binuntis mo. Tuloy-tuloy mo. Salamat. Sir, salamat, sir. Oh, sige, sige, sige. Ayo si Enemy. Ay kuya, kuya mag-publish po ako sa lines ko. Sir, publish mo. Mag-publish po ako sa lines ko. Ano 'yan? Langis itlog. Langis po. Ganun lang karami? Ayan. Okay, God bless sa langis mo at pagkais ka ng dami ang paniwala mo. God bless and more power. Ate Sini, tulog din. Brother Nars, may hapon. Hapon. May hapon, Brother Nars. God bless mo sa mga klamansi, Brother Nars. Ano ngit-ngit mo diya, Brother Nars? Ha? Ngit-ngit lang yan. Oh, ayan na. Ayan na diya. God bless sa kalaman sa inyo at magbaris ka ng dami niya sa paniwala niyo. God bless. Thank you, Brother Nars. Salamat, Brother Nars. Salamat, Brother Nars. Hi, Rich. Oh, God bless sa langis mo at magbaris ka ng dami niya sa paniwala niyo. God bless and more power. Thank you, Kuya. Jesus Christ. Sa'yo, ano, DC? Manghapon, Tay. Manghapon sa tanan. Tay, magpublish po ako ng kalamansi. God bless sa kalamansi niyo at huwag pagkakas karamdaman niyo ayos paniwala niyo. God bless sa mga pangalaman. Salamat po, Tay. At saka, Tay, marami pong kasalamat dahil nakilala po namin kayo nang dahil kay Vanessa na share niya sa amin. Tapos, tinama na po namin yung paniniwala namin sa Diyos. At saka, kahit may kuti kaming karamdaman po, madali kaming gumaling dahil nakikinig po kami sa sa mga pangaral niyo po sa Facebook at sa YouTube at saka yung langis po na ginamit po namin saka sa kalamansi po na ininom po namin po. Oh, kamusta yung asawa mo? Anong balita? Ano bang nabago? Ano bang meron? Dito po siya, Tay. Oh, anong napansin na napago sa kanya? May nabago po, Tay, yung sa kaliwang nabago sa iyo? Saka po, Tay, medyo po yung bukol yung maliit na yung bukol niya. Ganun pa din po, Tay. Walang nabago sa mga iba yung sa
dati mong mga naramdaman, napansin ganon, walang nabago doon? Ganon po din, Tay. Wala man, Tay. Moro man. Ora, wala kang nagtuloy-tuloy ka ba sa kalamansi? Oo. Nakailang ano ka na? Nakailang linggo na? Araw-araw po namin ininom, Tay, sa tatlong bisis sa isang araw po, Tay. Simula nung July 16 po, Tay. Pero si asawa mo, ganunin araw-araw? Opo, Tay. Sa complaint niya doon sa katawan niya mismo, walang nabago? Ano sa... Asa nga? Yun sa katawan mo. Ano, Tay? Sa itlog, Tay? Oo. Wala naman akong naramdaman nga, ano, Tay? Sakit. Sakit, pero... Hindi, di ba? Parang sinabi mo yata doon, matigas ba yun? Nung ano mo na yun? Di ba, diba, ano ba yung complaint mo noon? Hindi na ako nag-monitor, Tay, ganun. Malamot naman siya. Akin naman lang yung problema kasi, Tay, pag ma-stress sa trabaho ba, may ugat na sumasakit bitaw. Oh, yun, katulad yan. Walang nabago wala doon? Wala naman akong maramdaman na mga kunong kumikirot na ugat ba. Dati meron yun. Pero kumikirot yan? Oo. Oh. Eh, sabi mo, wala kang napansin na nagbago. Yung pala, mayroong napansin, may nagbago. Ganon yun sa ugat, Tay. Pero yung mga, dati ko sabi yung mga bukol, eh, hindi ko na yun na ano, Tay, pinapansin. Oh, pero yung sabi ko, kasi may mga complaint ka, kaya normapit sa akin nagpagamot, kasi meron kayong mga hinaing sa katawan ninyo. Oh. Ngayon, eh dahil matagal na kayo nagpalo, eh nagsishare na nga kayo, tapos ginawa niyo yung ginawa na ninyo yung ano, yung pag-inom ng kalamansi, sinunod ninyo ang mga aral, o ano man yung mga pangaral, eh kaya ako nagtatanong kung pinagkalooban na ba kayo ng Diyos. So ngayon, eh, sinabi mong wala, yung pala eh yung mga sakit ang ugat, eh ngayon wala na, di may nagbago. Ganun, Tay. Oh, kasi ako hinahanap ko yung ano, himala na ginawa ng Diyos o pinagkalooban sa inyo ng Diyos, kasi ano, kawawa naman ng Diyos na may ginawa tapos hindi natin maipakita. Opo, Tay. Kaya ganun ako talaga, hinahanap ko kung ano talaga ang meron sa inyo. Oh, kaya pansin niyo. Ha? May napansin po kasi ako nung isang linggo yung before ng birthday ko. Oh. May kasama kaming pasahero sa minibus dito sa Cagayan de Oro. Oh. Kamukha niyo po. Baka lang siguro ano 'yun. Tawag niyo. Baka anak ng tatay ko 'yun siguro. Kasi yung damit niyo po yung pula na t-shirt, yung nagla-live pass kayo ng ano, yung parang nagpipintura ng CR, yung pula na t-shirt ko yung ginamit niya. Hindi niyo ako tinatanong. Nagtaka siguro yun. Dapat tinanong niyo ako kasi sasagutin ko kayo. Ha? Tay? Dapat tinanong niyo ako kasi sasagutin ko kayo. Nauna, awanin mo lang ka. De, ano yan? Kahawig lang siguro. Naman ko yung Tay kasi ang saya-saya kong nakita. Kasama lang yan doon sa ano, may testimony yan eh, doon sa Camigin na Opo. Nandoon ako, nandiyan ako sa Tagulan ng time na yon. Ngayon, mayroong nandoon sa Camigin na kachat ko. Tuwang-tuwa siya. Napasalamat siya sa akin na nakita kami. Kasi doon nakita daw kami sa Ardennes Hot Spring sa Mambahaw. Sabi ko, paano tayo nakita? Sabi, nakita tayo, sir. Sabi ko, may kasama ka pa nga. Sabi niya sa akin, pinakita mo pa nga yung sugat mo sa kamay mo eh.
totoo naman, may sugat ako sa kamay talaga nung time na yon. Pero hindi ba ako nagpunta ng kamigin eh. Meron siya testimony niya na sinulat niya, na ang haba ni sinulat niya na sabi niya, marami mga kayong kasama nun eh. Sabi ko na, nandun ako sa Cagayan, pero hindi ako nagpunta ng Camiguin. Tsaka yung araw na sinabi niya, yun ang araw na nandun ako sa Cagayan. Kaya nagtaka din ako, bakit ano, na-describe niya lahat kung anong meron ako nung time na yon. Pati yung sugat ko sa ano, sa kaliwang, sa kanang kamay ko. At totoo din talaga. Sa kalingkingan na side, na tama naman yung time niya. Parang ako talaga kausap ba? Pero hindi kami nag-usap kasi hindi ako nagpunta ng Camiguin. Nagpunta ako ng, nasa Pilipinas ako no, pero hanggang Cagayan lang ako. Pero sa kwento niya, talagang ako ang kausap. At yung mga nindescribe niya, yun din na meron sa ako, meron ako nung time na yun. So hindi ko alam kung paano nangyari yun. So isip ko lang din na may mensahe din yan eh, na sinasabi ng Diyos na parang naglalakad ako na ginagamit niya. Meron yan. Dahil nagamit niya ang ano ko, physical appearance, pero siya yon na nag, ano ba, tawag nun. Basta meron mensahe yan na ano. Kaya isa yan sa ano ko. Isa yan sa ano rin na pinag isipan ko ba na paano nangyari yan. Pero wala naman may posible pag ano, power ng Diyos ang kumilos. Kasi katulad nga doon sa Bohol nga, daming tao noon ang gamot ako na kababata ko yung ano na yon, yung babae na yon. Malaki na kami, nagkita, mga dalaga na kumbaga, nagkita kami sa Cagayan. Tapos kalaro ko siya nung kabataan. So nalaman niya na sa Bohol ako, eh, nagpunta siya. Hinahanap ako, nandun ko sa hangdan. Ngayon, ako pa ang natanungan niya. Sabi niya, kasi nagpakilala siya, nasa si ganito, tapos nagpunta daw siya kasi nalaman daw niya na ang kababata niya na ako nga daw, si Ulalo, nakalaro niya hanggang nagkita kami sa Cagayan na nandito daw sa ano, tiyahe niya. Ako yung kausap niya. Ngayon, sabi ko, sigurado ka na kilala mo siya? Sabi niya, oo. Eh, kababata ako na siya eh. Tsaka kami kalaro nung araw, tsaka nagkita kami nung, sa Cagayan, malaki na kami. Sabi, bakit hindi mo siya kilala? Siya, makilala ko pag nakita ko. Pero ako kausap niya. Ngayon, nung marami yun, nanggamot ako nung time na yun, daming tao doon, eh, sinakyan ko na yung kwento niya na hinahanap nga niya. So, ang sabi ko, sigurado ka pag nakita mo, kilala mo? Sabi niya, oo, kilala ko talaga siya. So, naabot na sa isip ko na hindi niya ako nakilala. So, ang naisip ko nung time na yun, mukhang binago yata ang mukha ko ng Diyos. Hindi niya kilala talaga eh. Nung sinabi ko na, hindi ba ako kilala ako to? Yun talaga ang words na lumabas sa bibig ko. Alam mo, umiyak siya. Kasi ang tingin daw niya sa akin, Jesus na Jesus Christ daw ang mukha. Nagagulhol siya iyak yung time na yun. Hindi lang nakuna ng video yun nung pag-iyak niya. Tagal niya natapos. So, yun ang ano niya. Yun nga. Paano nangyari yun? Hindi niya ako nakilala na malalaki na kami nagkita din ng kababata. Kalaro pa namin siya kasi kapitbahay lang kami. Pero paano nangyari hindi ako kilala? Pero yun pala, yung mukha ko iba. Yun yung sinabi ng Diyos na nagbago-bago ang anyo mo. Kaya isa yan sa himala na ginawa ng Diyos sa ano. Kung yun nga, hindi ko naman iniisip na mangyari yun, pero nasa mensahe ng Diyos yun, at saka yun din yung ano, lumalabas sa bibig ng tao. Sama na yun doon sa ano, dito sa Nazareno, na may follower na nagpunta, dalawa sila. Tumunta nga doon sila sa anay, ano, ng, ano, puon ng, ano, sa, ng, ano yung, ano, yung Nazareno,
nakahiga. Oo, sa Nasera sa Corrales. Ngayon. Oo, Corrales. Oo. Tingin daw yung babae kasi dalawa sila, tumingin doon sa Nasareno kahiga. Eh tingin doon niya sa mukha, ako daw tapos nilapitan niya kasama niya. Ngayon sabi, tingnan mo yung Nasareno, mukha nila si Sulalo. Doon pumunta din yung kasama niya, nag-iyakan sila doon kasi mukha ko daw tingin ko. Nagmura, ano siguro mo, ipanlumatan siguro mo. O baka naman iisip lang siguro ninyo kasi nagpapalo kayo. Yung ganun ba? Pero sila na nakakalam noon, kwento nila yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Yeah. Pero sa dami ng kwento, minsan makapagsabi ka rin na totoo nga siguro. Kasi nasa mensahe na ng Diyos yan eh, na sinasabi niya. Na hindi ka makilala ng tao, nagbago-bago ang anyo mo, lalo na sa mga taong nagtangka sa buhay mo. So, marami yan. Yung, tayo ba? Oh. Yung, gusto ko lang i-share tayo yung, kasi nagpagamot namin kami sa inyo. Oh. Ako rin mga share karon tayo mga kausaban yung gimo sa Ginoo sa kuha. Kanara yung sa ugat bitaw na ako sa itlong tayo nga, dili na ako kakabantayan yun nga magkirot lagi. Yun yung hinahanap natin. Kasi kung ano yung kinakomplain mo noon, siyempre, ikaw nakakaalam, tayo ko rin maririnig kung ano yung nabago. So yung sabi mo, nawala na yung kirot na, ibig sabihin may nabago. So, salamat tayo. Pagkalooban kami ng Diyos ng anak, sa paniniwala ng lahat niyan, hanggang dati na ipagkalob sa inyo. Kaya nga, ang sabi ko, hindi kayo nagkaanak kasi may problema. Ngayon, iyo ang problema mo na ayusin. Sa dami kong mga ginamot na hindi nagkaanak dahil hindi normal ang menstruation ng babae. Normally, babae ang may problema. Hindi normal ang menstruation. Abnormality ang mga nangyayari. So, yun yung mga ginamot ko. Tapos, naging normal. Tapos, naging nabuntis. Marami yan, ganun. Kasi tayo sa... I-share ko lang yung paniniwala ko tayo ba na ayokong mabuhay bitaw na adlaw-adlaw. Sige, kung una-una, kung kanus ako maayo, ingan na, kanus ako maulian, magkanus ako magkaanak. Ako, sa kong paniniwala nga, magkaanak man may, matawag rin ako nag-blessing yun nga, yatag yun sa Ginoo sa iyang kapubutun nga. Oh yun nga, siya sabi natin na keep going lang, ang paniniwala naman, paniniwala, ibigay sa iyo ng Diyos o hindi, wala kang pakialam. Basta ang sa iyo, naniwala ka, na may Diyos na buhay at may taong ginamit ng Diyos sa kasangkapan para magturo ng tunay na paniniwala tungkol sa kaligtasan. Physically, mentally, spiritually. Ngayon, pag gustuhin ng Diyos na magkaroon kayo, ay wala imposible. Di ba? Yung paniniwala, hindi mo ginawa ang isang bagay para ipagkalooban ka. Ginawa mo kasi naniwala ka. Di ba? Katulad ako, hindi ko naman ginawa to para i-bless ako ng Diyos. Ginawa ko to kasi naniwala ako na ang Diyos buhay at kailangan ko ipagtanggol ang Diyos para sa ginawa ko rin to lahat para sa kalayaan ng tao. Hindi para purihin ako, para hindi kilalanin ako, wala 'yun, wala sa akin 'yun. Ginawa ko to dahil alam ko itong tamang paniniwala. Pinaglaban ko lang talaga na totoo akong ginamit ng Diyos, lalo na mayroon akong kakayahan na hindi magagawin ng tao gamit ang power of mind na pinagkalob ng Diyos, na yun naman talaga ang totoo. Kasi kung ano yung sinabi niya sa power of mind, nagagawa ko talaga ayon sa mensahe niya. Makikita natin, lantaran ang ginagawa ko. Mamili ang tao kung saan gusto. Sa boses mapagaling, sa makakita ng kasalanan ng tao, buhay man o patay, makikita ang kasalanan, o yun sa mga sinusulat ko, mga nagkatotoo, at marami pang iba. So nasa tao na kung saan sila gusto mamili para mapatunayan nila na may kausap nga ako ng Diyos. Di ba? Oo. Pero hindi ko ginawa to para kilalahanin ako. Hindi ko ginawa to para purihin ako. Nanatili akong namuhay na normal na simple, parang walang nangyari, parang walang nagawa, parang walang natulungan.
Basta ginawa ko lang to kasi yun ang utos ng Diyos na isiwalat ko sa buong sanlibutan para sa kaligtasan ng nakakarami dahil hindi lahat talaga maniniwala. Ayun. Ganun talaga ang ginagawa ko. Kaya nga naglakad ako parang walang kalaban. Namumuhay ako ng tulad ng dati. So walang nabago. Kahit maraming nakakilala sa akin sa pamamagitan ng social media, hindi ako naging proud sa sarili ko. Never sa damdamin ko yun. Hindi ko nga naman ang kailangan. Ipagtanggol ko ninyo. Kung aniwala kayo ng Diyos, pagtanggol ninyo ang Diyos, pero hindi ako. Diyos na kailangan, mahalin ng Diyos na walang kapalit. Dapat hindi pagkakitaan ng Diyos. Dahil siya na ang lahat. Yun ang pagtanggol sa Diyos, tulad ng ginawa ko. Ngayon, kung gusto nyong gamitin ang pangalan ko, dahil sa mga nagagawa ko, pwede nyong gamitin. Patunayan niyo sa tao na tunay yung tunay akong kausap ng Diyos. Pero kung may pagtanggol ang Diyos mismo, paglaban ninyo ng Diyos, mahalin na walang kapalit. Oh, sige na. Maraming salamat. Salamat po tayo. God bless. God bless sa inyo. Sa iyo, ano, Joan? Tay, may hapon tay, nurse, so lalo ang Jesus Christ. Tay, patambalan din ako ang anak tay kay katuga ni paglas tay, di ba pag 26 sa gabi eh, kay nitawag man ko ni mo tay no kay katong gihilantan si Dodong tay ba? Nya, pagka 27, kanang iyahang init ato tay kay nawa na jud tay nya pagka 27 ato tay kay nibalik naman sa dagiyang kilana tay nya mo tamo na lagi pa check up tay karon kay ang iyahang kuan tay ba kanang baba tay kay daghan kayo kanang luas tay den ang iyahang san sa kanang may kanang sa alingag-lag ganit tay kay kanang naapod siya luas tay ba nya nagkatag-katag ra ba iyahang luas karon tay luas o paso talipaso luas man ni tay awa ngit-ngit man siya. Sige. Anya sa ako sa kwaon tay ha kadyo tay. Kay natug manggod ni tay. Ali sa gud pe. Kadyo sa tay ha. May lagnat ba yan? Ani tay ay na. Ikuan sa gud yung ba ma? Ano na luas? Oh, luas tay ba nagkatag-katag lagi tay. Alam mo ba ang luas? Ano ba alam mo ano mo yung luas? Ipaliwanag mo. Panang kuan tay gikan sa na siya sa kainit. Kaya nga unsa may itsura sa luas? Kuan tay kanang naagi siya puti. Walay butleg-butleg. Naatay. Ay, di luas. Ang luas, totally puti lang. Ah, maumanggod ang gikuan sa kanang doktor, tay, katong pagpa-check up na mo, tay ba? Ang luas nga, yung puti talaga na sa gitna ng dila natin o nakalatag sa dila, mauna nga dili ka ganahan mo kaon kay naaman siya ay nakapatong na baga o puti nga luas. Mura siyang kubal ba? Bale. Ang naa sa kanang dila. Tay mao din ay luas tay kay ang kapuan. Kanang sakit, kanang sakit sa dila nga nagbutleg-butleg nagtubig-tubig, hindi na luas. Oh, mauna tay nagkatag-tag. Abi sayang dagko mo, hindi mo kay balog sa luas. Mao man gud ang gikuan sa doktor tay katong pagpa-check up na mo. Ano yan siya? Talipaso yan. Nasa dila. Noon pa naman nagkaganon din ako. Minsan nga dito sa tagiliran yan mo ano eh. Tay nakatag na diri dapit sa may tutunlan niya diri sa kilid niya karon tay kay naabot na sa dinhi sa iyang may kuan jud nga bill. Iyang laway kay magtutu good. Nako ko ano man yung bata kasi masakit yan eh.
Di siya ganon mukha untay ni daot gani ni siya karuntay kay tungod na nang dili siya makakaon sakit kay katuniya. Di po naman pamumugi ng ano yan eh. Soka, maganda dyan soka sana. Imumug, kailan naman para marunong bata. Di po mga kabautay. Di ko ano tay, itong kamilusan tay, ispray sa iya hatay. Saan galing yun? Sa butika? Oh, sa Dr. Jude tay, kamilusan. Gumaling naman? Wala pa sa tay, naagihapon iyahang kuan. Kaya nga, eh... So, niwala kayo sa akin ginamit na Diyos sa kasangkapan? O, tay. Naniniwala, tay. Wala kay Jesus Christ? O, tay. Naniniwala, tay. Walang nangin ng anak mo. Gagaling siya, pero galing siya. Is paniwala mo, ha? Kasi o, tay. Ito, yan. Painumin mo na lang siya ng kalamansi. Kung kaya sige, tay. Kung puro, mas maganda. Kung hindi talaga kailangan, kung hindi mga kayang puro, nagyan mo ng kunting asuka, luhani. Basta lang mainom niya. Hangad ko na maging okay yung anak mo, ha? Sige, tay, pa-blessings at ko ani Limoncito, tay. Sige, bless sa kalamansi mo at magpagay sa karamdaman ng anak mo, lalo na sa, ano na yung tawag ninyo, talipaso. Hindi yan, no. So, God bless ang mga power. Thank you, tay Narciso, lalo ang Jesus Christ. Sige. Sa'yo, ano? Ano ang pangalan nito? Merlin Labas. Ah, Labas. Pasok pala. Nga po, Sir Nars. Pabless ko sa Lana, Sir Nars. Oh, God bless sa Lana, mga tumagay. Sa naman yan, sa paniwala nyo. God bless, Arma Power. Salamat kay Sir Nars, Jesus Christ. Ang luas, ha? Ano yan siya? Kung sa manok, yun yung kupita. Kaya pag ang manok may kupita, hindi siya makakain. Kaya naglunos ang manok hanggang sa ano. Kaya pag meron kayong manok na ayaw kumain, ibig sabihin may kupita yan. Pag nagluya ang manok, tingnan yung dila. Ngayon, matanggal yan. Maalis yung kupita sa dila, dulo ng dila. Tuklapin yan, natutuklap. Pag nagawa mo yan, ang manok kakain na. Yun yung kupita sa manok. Sa ano, tao, luas. Ako mga tanan. Kasi. Pagkain na inyo. O kung na ikuan, ako mga tanan. O sige, bye-bye. Sa inyo, ano, ang pangalan nito, hindi mo, tandaan pangalan ninyo. Sa Ana Lucina, ang pangalan nito? Si Sir Nars. Sir Nars. Oh. Los, Nars. Ano, okay na yun. Hello, Nars. Oh. Eto. Meron po. Sabihin mo, ano yung sabihin mo? May sakit pa akong kaunti pa. Parang humihilap pa siya. Humihilap pa siya ang kaunti. Oh, humihilap ang kaunti. Dati, humihilap talaga. Hindi lang kaunti. Hindi ko walang. Parang tura lang siya. Ngayon eh, parang medyo. Pagka kasi, nakono kasi ng higa eh, para siyang na Persia, nagkaalanganin ni sumakit. Oo nga. Oo, pero ikumpara mo sa dati. Ay, okay naman po siya at medyo lumihi talaga siya. Ang problema, hindi nga talaga meron pa rin kahit pagpaan. May nagreklamo ka naman ng reklamo. Hindi ka naman nagsasabi kung ano ang nabago. Lumito. Puro naman sa reklamo. Hindi naman tayo nagbago. Kailangan mag-take ng time yan para lubos ang gumaling. Ang mahalaga, may nagbago. Kuha nyo? Oo. Hindi tayo reklamo. Ang mahalaga,
Meron bago, tuloy-tuloy lang. Opo. Kasi ganoon naman kasi talaga ang tao eh. Pag may gusto kayong hilingin sa Diyos, i-gusto niya ibigay agad. Pero pag ang gusto humiling sa inyo, hindi niyo magagawa. Gusto yung madali eh. Pero kailangan madali. Oh, gusto niyo madaliin. Hindi ganoon. Kailangan tayo mahabang pasensya, gawin ang nararapat, tuloy-tuloy ang paniniwala kasi ganun talaga ang Diyos, nakipindi sa paniniwala mo. Mahalaga, lumiit ng bukol mo, hindi na ganun kasama ang sakit dati. Ngayon, tuloy-tuloy lang, keep going lang. Kaya nga, mayroon panalaminan, yung asawa mo mismo, apat ang bukol, nalusaw. Makita niyo sa legyon. Ngayon, yung sa iyo nga malaki, ngayon maliit na. Ayaw mo ba ninyo yan? Tuloy-tuloy lang. Huwag maglamo, ay masakit pa. Ipagtagilid ako, masakit pa. Sabi ko nga, brother na, sabi ko sa kanya, hindi naman pwedeng agad-agad wala yan. Tsagaan mo na yung gagawin mo sa araw-araw. Yung sa'yo, Lucina, yung bukol mo, ilang buwan mong noon, inom sa kalamansi? Parang inabot yata, August ako nag-umpisa, may November yata or December yun ako Isipin mo yan. Ilan yun? Apat yun, apat na bukol? Tatlo sa leg, brother Nas, isa dito sa may baba ng tayo nga. Apat. Isipin mo yan. Tatlo dito, tapos isa dito sa may baba ng tenga. Ilang buwan yun? August, September? August, mga 4 months. Mga August. Na higit. Siya bago sabi ko sa kanya, basta lahat ng sinabi asawa mo, ilang asawa mo, ilang linggo pa, mula anong ginamot ko? Bali, 3 weeks. Tatlo pa lang po. Tatlo pa lang. Tapos, tapos may magbago na pag nagpagsalita ka, puro reklamo. Hindi ganun. Mahina lo, brother na. Sabi ko lang sa video mo. Tulungan mo yung sarili mo. Hindi naman, kahit mag-ano kami sa'yo, pag hindi ka naman din, tulungan mo sarili mo. Ikaw muna, sarili mo. Gawin mo. Mahina ang loob. Gawin mo yung pinagawa ko. Mahalaga, ikaw mismo nakapagsabi na lumiit ng bukol mo. Di ba? Lumiit talaga, brother Nas. Ang ano nga liyan, yung kirot. Tsaka nahirapan siyang gumalaw. Talaga yun. Ang pagliit, nakikita nyo na may nagbago. Pagaling. Kasi kung hindi yan pagaling, hindi yan liit. Gaano ba kalaki ang bukol noong bago ko siya ginamot? Kapalad. Palad. Ano yung bukol? Pwede naman palad na manipis. Yung kapalad, ano ba? Bula ba ng volleyball? Bula ba ng tennis? O bula ba ng badminton? Ano bang bula may describe mo? Doon po yung palad natin. Ganun lang. Halos hindi buo. Palagay na lang natin mas malaki sa bola sa tennis. Ilagay na lang natin na ganun. Ngayon, gaano na kalaki? Kaliit ngayon? Sa loob ng 3 weeks? Higit kalahati na rin ako. Higit na kalahati. Isipin mo yun. Ibig sabihin, ang bukol niya ngayon parang badminton na. Nabago, brother Nas, lumiit nga, pero yun nga, sabi ko kumagiklamo sa kirot, kasama yan, kasi nandiyan pa, ibungkag ko lang yung mo, bukod. Paniniwala, ikaw mismo nakakaalam sa bukol kasi ikaw nadala ng katawan. Ikaw nagsabi lahat niya na ganito ang problema mo, ganyan ang nangyari. So, ano ba bang kailangan natin? Tuloy-tuloy lang, manalangin sa Diyos na pag nalusaw na yan, sabihin, pagaling ka na. So, kanang iyong kirot, kasama na yan sa pagwala. Tapos, brother na, salamat. Tapos, brother na, bukas, naka-schedule kami sa PJH. Ang tagal nang inonline ng anak ko, ngayon pa lang pa kami, bukas pa lang kami mapupunta po. Para ipapabasa ang ano. Mapabasa yung results, brother na. Sige, paano para maano din, dokumentado yan.
Basta ang mahalaga, namait ang bukol na hindi kayo uminom ng gamot sa doktor. No, wala, wala, brother Nas. Wala, oh, yun yung ano doon. Yung lang, minsan, brother Nas, pag medyo matindi kirot, napipilitan siya kasi hindi siya nakakatulog. Yung no, isita ng doktor na paracetamol. Yung pinrelabor yan, ano, yung paracetamol. Hindi yan pang paalusap ng bukol. Pag sobrang kirot, si minsan hindi siya nakakatulong. Oo, oh, paracetamol yun. Ano yung pinrelabor? Hindi yan pang palusaw. Yun, yung bukol niya nalusaw talaga. O, oh, diba? Oo, oh, yun yan. Pakalma lang. Oo. Oh. Pakalma lang. Oo, oh, pang isang araw lang. Palibasa, eh, ganun na ang mother nurse. Palibasa, tahimik ka na tao kaya naramdaman mo yung kirot. Minsan magbiro ka din para hindi mo mapansin yung kirot. Oh, yan. Puro kasi yun ang iniisip. Eh, sakit. Hindi na wala. Isirabi yan. Dapat panandali ka na makinig. Pero nung ka rin dapat ano, magpatawa, mag-smile para hindi mo ma-sensiro sa naramdaman. Eh, sabi ko nga, pabas-labas ang bahay, Blander Nas, naka mukmuk lang doon, nakahiga lagi, nagagalit niya ako siya pa, nagagalit din sa akin. Eh, sabi ko, sige. Sabi ko, hindi lang ikaw nahihirapan, kami din nahihirapan. Nag-aalala na yung anak ano, mga... minsan nakaka-trigger ng ano yun eh, yung sakit, yung stress. Ini-stress mo yung sarili mo, lalong malala yung problema mo, sakit mo. Pakinggan ka kay Brother Naso. Pakinggan mo si Brother. Kailangan, marunong ka tumawa, marunong ka mag-smile, marunong ka mag-biro, hindi yung puro ka simangot, puro problema. Yung sakit, minsan nagagaling sa stress yan eh. Tama, Brother Naso. Sinabihan ko nga siya, sabi ko lalo ka magkakasakit niyan. Nakamukmuk ka lang dyan sa... Sabi mo, ay nakumain. Tapos, yung pagkain pa, Brother Nas, parang titikim-tikim, wala siyang ganang kumain. Sige, pag hindi ka kumain, ibalik ko. Ano siya nang kumain eh? Piniisip niya yung ano, sakit niya, eh, stress siya. Eh, alam mo, alam mo, pag tunay tayong may Diyos sa puso, wala tayong dapat katakutan. Yeah. Sabi ko sa kanya yan, Brother Nas. Tingnan niyo ako sa ginagawa ko. Ang dami akong kalaban. Ah. Anytime pwede akong mapatay na tao. Pero bakit naglakad ako mag-isa? Namuhay ako ng normal na tulad ng dati. Kasi di ako natapot mamatay. Anytime pwede tayo mamatay. Kung maunahan nila ako at ipagkalom ng Diyos, wala, tapos na. Ayun sa gusto natin. May sakit tayo o wala, talagang darating yung panahon na yun. Kaya di na tayo dapat matakot. Ako na magsaan. Yun nga, sabi ko sa kanila, sige ka ako, hindi mo tinulungan ni sarili mo, magmuka dyan. Saan ba mapupuntahan mo? Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. Bata pa si Lucina, oh. Oh. Salamat, Brother Nars. Bata pa si Lucina. Nagkulang ako sa magdalang umuwi. Paano, hindi mo kakaganong? Kaya alam mo may sago na yun. Nagsumbong ka pa ka, Brother Nars. Eh, ano na yan? Ano eh, tuyo na. Nagsumbong ka pa. So, kaya talaga ano, kahit may problema, tumawa, tawa tayo. Ako nga, Brother Nas, kung kasal ko yung may bukol ako, Brother Nas, si, syempre, nagkukwento ko sa labasan. Tapos sabi niya, yan mo ngayon ka, parang wala ka naman sakit kasi lagi ka nakangiti eh, kahit bungi. Oo. Sabi ko nga. Kailangan meron kang ano talaga, kahit papaano, meron kang sense of humor pa. Ayun, kaya yun nga sabi ko. Ang binibiro, binibiro ka siguro, nakabusangot ka pa rin. Oo. Yun nga, Brother Nas, ganyan yan. Hindi mo pa. Eh, sabi ko kanina, sige, kung hindi ka sumunod, iba'y pupuntahan mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi totoo yan eh. Ang stress malakas maka-trigger sa sakit. Oo, lalong madadagdag ay sakit niya. Lalo may edad niya. Ganun din tayo. May edad ka? Para kung makaedad, may edad ka ba? Well, bakit iniisip mo yung magkaedad? Eh, lahat naman tayo magkakaedad talaga. Ba't ay iniisip mo may edad ka? Oh, ay, kasi ayun, tapos mo, natin naman tayo ang edad, lumalakad naman tayo. Yun ang psyche ng buhay ng tao eh. Napigilan mo ba yun? Ba't mo isipin yun? Ako nga, hindi ko nga iniisip na matanda na ako. Matanda naman talaga ako eh. Medyo naman tayo pagkunda tayo. Sabi nga nilang, sabi nga ng iba, yan sabi nga ng may nagano sa akin, matanda ka na. O bakit? Hindi ka ba tatanda? Di ba?
Pare-pares na matatanda. Matanda tayo lahat. Hindi natin may isa, matanda ka na. O ano, ako ba matanda? Eh, sabi ko sa kanya, hala, sige. Says, tumanda tayo, may pinagtandaan tayo. Sila, tumanda. Tumanda sila ang kaurong. O, diba? O, tama po kay Brother Nas. Kaya yan, ayan mo. Ayan mo ngayon, pagmumukha ngayon. Tigas ang ulo. Alam mo na yung sinasabi Brother Nas. Ayan, na, dinig mo na yung si Brother Nas. Sabi ko siya, tsagaan mo na siya. Ano, lagi pong pinapalala sa kanya yung kalamansi. Minsan, nasa sablay yan. Yun nga yung naisip niya yung kiro. Wala, wala. Nakakonsentrate doon sa kirot. Tuloy, ano? Sabi ko, hindi bang yung sarili niya dito, lumabas yung bahay, magkipintok-pintuan siya si... Dapat mag-practice ka ng kanta, yung kantang Hapdi at Kirot. O ako sa'yo, paminsan-minsan silid ka dito, para mo nga ako, naririnig mo lagi. Oo. Hindi ka mong naririnig mo doon. Yung punganga ni Ate Alice, lakas na makalusan ang bukol. Nakaraang kumulong. Brother Nurse! Pumasyal dito ka ako para marinig niya lagi ang boses ko. Hindi, boses mo ka mo. Para hindi niya maramdaman. Eh, yung babig mo, lalakas makaloso ng bukol yan. Ang boses ko siya. Bless the Lord. Brother Nurse, thank you sa pag-bless mo sa amin. Maraming salamat. Oo. Ayan, ano Brother Nurse. Manood, namiyara naman kayo internet eh. Manood siya ng mga video sa internet. O yan yung sabi namin, pumunta dito. Kaysa mag-load pa sila, nandito may wifi naman. Tampay sa isang oras. Sabi ko, Brother Nas, kung hindi mo alam tuplokon, sasabihin ko na lang sa iyo. Iba tuplok. Hindi daw si Sanay mag-ano. Hindi ka ako, hindi ko sa iyo. Ayan, basta alam na ninyo na may malaki ang improvement. Tuloy-tuloy lang, ha? Naman agad-agad mawala. Ay, sinabi ko nga, Brother Nas, hindi gusto mo naman agad. Kumbaga sa ano, Brother Nas, pwede, tinitibag pa, hindi patapos. Hindi bungkag ba? Sinabihan ko siya. Yung nga, sabi ko, lakas ang lumot, manalig ka kay Jesus Christ at kay Brother Nas na pagagalingin pa. Na, ano, sa sunod na kita natin, gusto ko, marunong ka na magpiro, gusto ko, marunong ka na mag-smile. Ha? Si Tango lang yung Brother Nas, may ina yung boses. Ano na, Brother Nas? Salamat, Brother Nas. Salamat, guys. Thank you. Sige, sige. Thank you. Sige. Jubilin. Nawala video niyo. Good morning, Tainars. Morning. At kay Lord Jesus. Tainars, magpasalamat lang po ako. Yung sipon ko at saka sakit ng likod ko, nawala na siya. Naiwan, ano na lang po, yung konting ubo. Sabi na ko, ang naiwan, likod na, ang sakit, nawala na. Opo. At saka pasalamat na po ako ni Lord Jesus Christ at saka ginagabayan niya ako araw-araw papunta mag-duty. Kasi tahimik kasi dito sa workplace ko, Tainars, ang tahimik pagdating ko 5:20 a.m. Ang dilim-dilim pa. Tapos pagdating ko dito, pa, manood lang ako ng video habang wala pang customer. Buti naman. Sige, God bless. Sige po, salamat Tainars at saka Lord Jesus Christ. Okay, maraming salamat. God bless. Luella, sa'yo. Sir Nars, magpa-bless ko sa akong kalamansi, Sir Nars. Kasi God bless sa kalamansi mo. Tapos sa karadaman niyo, sa paniwala niyo. God bless. Salamat, Sir Nars. Magpasalamat po, Sir Nars, itong Domingo nga pagtambal niyo sa ako kaya nungwala na akong pandagan man kayo na alos malukup. Pagka-ugma, Sir Nas, kaya nangakuan man siya, nangalaya. Mabuti naman. Wala ang kayo. Salamat kay Sir Nas. Wala na-git siya. Mabuti naman.
Magpasalamat po ko, Sir Nurse Kay. Kanang ang kanibit ang mga sakit-sakit sa kong lawas na kanang magigda kung marapag ipamaulan. Kay. Pero is pinuha, Sir Nurse Kay, nawala na. Kaya nga, yun ano talaga, gawin lang yung dapat. Hindi yung... sinasabi ko sa inyo na alam naman niyo kung anong ginawa niyo kaysa masakit yung ano ninyo, gawan yung gawin niyo yung ibang bagay na alam niyo yun ang nakakabote. Mm. Ipasalamat po na ako sa imo na sa Ginoo nga kining dako man siya nga bukol sir na karon kay alos di na nako umakuan siya on peace na gid siya kay istanan. Mm. Nagsigira na ko ni siya gapla sa lana. Oh, sige sige. Ang bless. Taga lang kalaman sa malaking tulong sa katawan ninyo. Oh, salamat kayo, Sir Nas. Okay, Jesus Christ. Thank you so much. Oh, Sir Roger, baka may sabihin. No, may gabi, no. Ako'y gisirang din, no. Aming gisirang din, no. Aming gisirang din, ako kauban ba? Pasintiyo. Tayo na muna, bigira na po kayo mo. Ano yan? Tambang pa siya, no? Ano yan? Kaya nga, nagbabasa na yan sa nanood ba ng mga video ng YouTube? Sinagin na po siya, no? Pero bagay po mo, bagay mga post. Tuo mo daw siya, no? Tuo, lagi. Ano sa, nagbasa, nanood ka na ba sa YouTube ng mga video? Sa akin na no? Ano ba problema niya? Ano problema niyo? Ano problema niyo? UTI? Balik-balik akong kulitura. Kailan ba nag-upisa yan? So, kuhan na. Mag-3 weeks na. 3 weeks? Kasi, anong iniinom yung gamot niyan? Anong iniinom yung gamot? Wala na kung nag-inom gamot ka ron. Wala. Nasa barko ka ba? Nasa barko kayo ngayon? Nasa barko ba kayo ngayon? No? Nasa barko kayo? Oo, nasa barko. Mahirap dito sa barko. Walang ano. Oo. Oh. So, niniwala ka sa akin namin tayo sa sangkapan? Oo, naniniwala ako no. Niniwala kay Jesus Christ? Ha? Niniwala kay Jesus Christ? Oo. Tuo ko na ako kay Jesus Christ. O, boses pa na madungog mo. Maayo ka. Pero magagaling kayo sa paniwala mo. Kasi walang, wala kasing buko dyan eh. Normally, ginagamit ko niyang buko. Pero gawin mo na lang. Mag-inom ka ng ano, tubig. Regular mo yung tubig ha. Umaga, tanghali, hapon, bago kumain, dapat makainom ka ng 2 basong tubig bago kumain. Ha? 2 basong tubig bago kumain? Oh, sa kapag-ising mo. Pag-ising mo sa umaga. Oh, ulcer din ako nung eh. Oh, may ulcer ka din. Ginalutuan na namang lugaw din nung. Ang ulcer, ang ginagamit ko dyan, Roger, gatas. Pero wala naman siya gatas sa barko, siguro eh. Okay ba ng lugaw, no? Okay yung lugaw, pero dapat may gatas. Ano, sana, may alpine ba? Ano? Ibab. Alpine, no? Walang alpine dito? Kaya nga. Ano, okay, alam, huwag ka lang magpagutom, ha? Huwag ka magpagutom at saka huwag ka rin kumain ng marami. Ah, kunti lang. Oo, oh, yung tama lang. Ha? Oo,
bago kumain, dalawang basong tubig. Oo. Umaga, tangali at hapon. Oo. Pero pag hindi tayo, pwede ka uminom ng tubig. Basta irregular man lang yung sinabi ko. Ha? Sige. Gawin ko na gagaling kahit paniwala mo. No? Hangat ko, nagagaling kaya as paniwala mo. O, sige na, sige na. Okay na. Dito sa Ulalo family, walang video. Nakalagay lang para kunwari nanonood pero hindi pala. Ha? Kalagay lang yung video ano nila ba? Ulalo family. Pag tinanong mo, nag-attend ba kayo sa Zoom? Nag-attend call pero wala, natulog sila. Ay, sir, nurse, may hapon. Excuse me, sir. Murag naglakaw pa mong good sila, sir. Nilabay sila mong good rin sa balay. Nakita na ako. Si Inoy-Inoy na yata, oh. Si Ate Juna o si Leona, sir, nilabay. Ano, Noy? Talaw, papasulod gol. Tagisa mo yung silpon. Ah, tagisa mo silpon? Wala nga. Kunwari nga kayong nag-attend. Oh. Wala na. Ano? Sa kanila, Sir Wen. Sir Wen, sa inyo, Sir Wen. Okay na? Wala na ata siya, Sir Wen. O, baka mayroong gusto magtanong, ha? Baka may mga tanong kayo dyan. Oh, daily billiard, buti na nakating kayo. Kuya. Buti na nakating kayo. Ganda nga po, kuya. Ganda nga po sa inyo. Ang balita. Kuya, pagamot pa. Pagamot pa kayo? Pagamot pa ako. So, anong problema nyo? Bakit di kayo nag-raise ng hand? Bakit di kayo nagsalita? Ano po kuya? Nag-ano po ako, yung nagpa check up po noong ano June. Tapos sabi po ng doktor, may ano po ako yung may bukol. Tapos meron pa lang kayong bukol. Tapos na tingin-tingin lang kayo, hindi kayo nagsasabing magpagamot o ano. O hindi ko kayo tinawag, hindi kayo magsasalita. Nag-message pa ako kuya sa messenger mo eh. Eh diba, hindi ko nabasa. Alam niyo naman, sa dami mag-message sa akin, hindi ko na maharap na basahin lahat. Kasi... Tapos yung nakaraan po, nag-ano ako dito sa ano, sa Zoom. Nabusan pa ako ng load. Oh, so bukol mo, gaano, saan ang bukol mo? Sa ano po, sa dito po sa right side. Tapos, right parang malaki. Klaruha, right side. Right side up. Hita. Sa right side ng dede ko. Oh, klaruhin ninyo. Huwag ka mamaya. Manggamot ng juice doon sa paa ninyo. Tapos, ano, malaki po siya sa ano, sa kalamansi, kuya. Malas tapos malaki dito po sa ano, sa kaliwa, mayroon po na parang ang parang maisya. Oh, at yan ba kayong ano sa ayong yun yung reading sa ano sa doktor diagnose. Ang sabi po ng doktor, mag-antay pa ako ng 6 months sa December, babalik pa ako doon. Tapos pag lumaki daw, uoperahan niya. Wala man siyang binigay na gamot. Sige. Ayaw ko po magpa-opera, natakot po ako. Sige. So, saan bandang malaki, sa kaliwa? Sa kanan po. Isa, kanan. Parang malaki siya sa kalamansi. Tingnan natin kung ano, ha.
ang mga ganyan, bukol mas madali ang ano ng bukol. Sagutin mga anak, sabi mo na sa suma ko. Madali ang mga bukol na lusaw, depende sa paniniwala, paniwala ninyo. So, naniwala kayo sa akin namin tayo Diyos sa kasagapan? Opo, kuya. Naniwala kayo sa Christ? Opo. Kabosis pa lang marig mo, gagaling kayo, pero gagaling kayo sa paniwala nyo. Tatlo, kailangan ng Diyos ha, pagbabago, pagsisisi at lumas sa paniwala. So, gagawin mo ha. Saan ka ba ngayon? Dito po ako, kuya, sa ano, sa Pinas, dito po sa Guadalupe. So, kung ganon, inom ka ng tatlong kalamansi. Tatlo sa umaga, tatlo sa hari, tatlo sa hapon. Mintin mo muna yan. Tapos, 13 days, tingnan natin kung ano ang babago. Ha? Opo, kuya. Kuya, pablis nga nito ng langis. O sige, ganda sa langis mo ito para galis ka rin naman nyo sa paniwala nyo. Pero yung kalamansi, ano mo yan? I-accurate mo nga pag-inom, ha? 30 minutes po, kuya, bago mag-almusal? Oo. Oh, sige po. Bago kumain. Bago minum kape. Opo, kuya. Salamat, kuya. Pero pa lang may mga sakit, eh, hindi nagsasalita. O hindi kayo tawagin. Kaya pa sa surplus kayo. Sino pa ang may sakit na nahiya? Taas ang kamay. Ito po, si Marilyn. O, ito. Ito sa maning mga ulalo. Ama no, sumangira mo siya nag-online ko. Oh, ano nangyari? Ang sakit po ng ulo ko. Bakit? Ang sakit ito ko. Ang sakit ng sikmura ko. Kailan pa yan, Pedro? Kanina lang, naligo pa ito sa swimming pool eh. Pagbalik din niya sa taas. Sakit ang ulo ko. Kailan pa yan? Ngayon lang. Ngayon po. Lang. Hindi mo dati naramdaman yan? Hindi po. Nasaan ba kayo, Pedro, ngayon? Nasa Davao. Ano bang ginawa niyo kanina doon sa ano? Naglakad kumain lang, naglakad tumingin ng mga hayop, mga wild animal. Hindi ba mataas ang dati mong blood pressure? Ay, hindi po ito nagkakuan eh. Baka malakas. O sige, harap ka nga sa akin. Harap ka sa akin. Ang sakit ng sikmura ko. O sige nga. Naniwala ka sa akin ginamit na Diyos sa kasagapan? Opo. Naniwala ka Jesus Christ? Opo. Kabusis pa lang marim mo. Gagaling ka, pero galing ka sa paniwala mo. Binimim yung tubig, Pedro. Binimim yung tubig. Opo. Nasaan si Sarito? Sa baba po. Idakwan kasi daw parang na uso. Parang nabalits ba? Kaya noon. Kanina lang, wala pang isang kalahating oras. Aliligo pa ito sa kwan eh. Swimming pool. Inumin ng tubig. Inumin. Okay na. Masusuka na. Sige. Isuka mo. Sabi mo, mo eh. Ganun talaga ako manggamot. May mga instances na ganun. Sige. Huwag mong pigilin. Di kaya nalason yan? Ano ba kinain nyo? Ang maraming itong kinain. Baka nalason yan? Voice of positioning ba? May inihaw, may barbecue. Chicheria pa kaya tayong dito. Baka expire yun. Hello, Kuya Nar. Hello, Kuya Nar. May ginagamot ako. Sandali lang.
Sige, sige. Isuka mo nang isuka kung gusto ka na suka ka. Huwag mong pigilan. Bendo mo yung panang tubig, Pedro. Tubig. Meron kayong gatas dyan? Meron po. Meron po. Bendo mo yung gatas? Dalagyan mo na suka ng gatas? Oo. Wala na food poisoning yan. Baka kinain nyo yung mga ano na expired na o ano? Posible naman yun na ano? Ay, nasa baba yung asukal. Ulo at ano ang ano, sikmura ang puli-puti. Tapos inom ulit ng tubig, gatas, ay asukal. Tapos isuka. Tapos positioning yan. Sapat. Huwag mo masyadong marami. Kunti lang para ano. Malamig kuya? Okay lang? Sige lang, okay lang. Mas maganda kung mainit sana. Pero maligam-gam ba? Maligam-gam. Iyagay ko lang sa microwave. Pag-akit lang ito. Madami itong pinain. Ano pa ang ibang kinain niya? Hindi ko usog ako eh. Ha? Sabi ako dito, mama na yung pakilangda po tsaka yung simura ako, ang asakit. Yung mga na doon sa baba. Kumusta na yung naramdan mo sa ulo mo? Pumipitik-pitik. Pitik-pitik. Anong pitik? Kanina, lumilipit ka sa sakit. Anong naman mo sa sakit? Sakit. Saka yung sikmura ko. Parang umaakit. Parang may hangin. Umaakit siya dito sa taas. Sakit. Hindi mo kayang magdighay? Suka lang. Suka. Sige. Huwag mong pigilin. Gatas. Ay. Gatas. O sige. Kaya nga ano eh. Pwede mong gatas para isuka. Para sumuka. Inom, isuka. Huwag mong pigilin, isuka. Para mahugasan yung ano mo. Kung makatighay ka, mas maganda. Parang sa tiyan ko siya umaakyat. Baka na may kinain yung ano, galo-halo kung ano makinain ninyo. Okay po ako. Pag-akyat ko lang talaga. Nabati. Nabati siya. Ay, bati. Ano ba siguro yung bati-bati? Huh? Ay, bali si Donna. Sige. Ano pang kinain niyo, Pedro? Barbecue, may mga salad, mga pero kanina pa, okay po yun, matagal mga tanghalian, alas 12. Okay, ang dami niyang kinain. Ang dami. Inumin mo rin yung ano. Tapos kumain pa ng sitsirya. Opo. Ang kinakuha niya, na usog.
Sibili naman na usog. Ano usog? Niwala ka na Diyos? Usog-usog niya ako. Di ako niwala usog. Nung kalabasan ng hangin, kasi ano nangyari siguro niyan, punong-puno yung tiyan. Nasaligo. Nasaligo ito. Naligo si Lord. Nasaligo. Naligo. O sige na, ano mo na, Pedro, po ng video. Hindi naman yung may hangat ko na maging okay na, ha? Opo. Okay po. Pag ano ka na, punasan mo ng ano yan, naligamgam yung mukha. Ano, labakara? Para sumingaw. Para sumingaw. Para sumingaw. Ha? O, sige, sige. Hangat ko na maging okay ka. Ako na nang dighay. Ay. Simplicio. Ano, sasayaw ka? Sige na, sayaw na. Simplicio. Sasayaw ka ba? Sumayaw ka na? Oh. Salamat kayo, good brad. Salamat kay kayo. Salamat kay kayo. Kaya nga, sasayaw ka ba? Wala na karon, nagsaka lang ko sa lansones, no? Nagsaka lang ko diya. Kasaka na ko. Lansones? Oo, oh, no? No. Kaya yung lansones yan? Ha? Sa inyo? Oo, oh, ako ah. Ano rin mo yung punuan diya? Oo, oh, no? No. Punuan siya. Sa panit to, panit. No. Kaya kamay na. Oh. Sarap niyo, sarap niyo na. Saka ni saka ko kanina. Sige kong saka, taon. Kaloy si Ginoo. Salamat kayo Jesus Christ. Buti pa kayo, may lasones kayo. Bitag dool pa ka. Malayo, malayo man ko. Bitag dool pa ka, kaya nga pa man, na pa may Arbisonon. Ba, malaki panuan pala yan. Ah? Malaking punuan? Ah, kamay na? No, no. Kana, di makita. Di makita. Kana ba? Oo, oh, malaki na. Oh, nakapot ko ito sa taas. Saka, no. Nakagbunga kay imong ibutangan, dako mang timba. Bay, nakakuha ko, Juan. Nakakuha ko ika-trisi. Trisi ka, kaino na eh. Ingon na ni. Sige nga na. Oh. Pidag hagbunga di ay. Kaloy si Kino. Swerte mo. Ah, sila kaya. Bilang kaya kung tagaan sila doon na ano yung mga pohon. Masaka ko. Huwag ka na kung tawag hindi. Di mo sila tigaan. Tagaan yung kasernar. Baka gusto mo na hindi na mamunga yan. Ayaw. Joke lang. Ano? Malayo ka mga atag, pre. Hindi mo na po, bay. Ay! Na, magsilos naman na siya. Isa ka kilo. Hindi ka tapos paneng. Mura ko nung kamigin? Oo nga eh. Sarap naman yung lasone siguro yung pagkaya. Labi na ka. Pag labi na ka ng manghatag ka, tamis ka na siya. Pag di ka manghatag, aslom. Huwag mapon. Kaya ganina, nag-open ko kayo na, Brad, wala may som siguro. Niya, karoon nga, naka-light man, home testingan. Nag-join ko, may gan. Nakakuan pong ko. Gituyo din ito magkabang-abang ka sa som kaya mo kong paibogon sa imong lasones. Bitaw, salamat kay Kaya Giyon na nakasakan ako sa lasones, nakasayaw, na. Kailo si Ginoo.
Malaking malaking himala talaga sa iyo 'yon. Hindi ka makalakaw, hindi ka makalibang. Ito na talagang ano, grabe talaga ang power ng Diyos pag kumilos. Saka saka dati kanunay ka sa away ni ano ni Berge ni Berge. Di ba? No. Karon dili na. Oh, wala na, wala na. Sunod ana Sir Nars, Lansones ka sa kaman siya karon. Sunod oh. Ka. Pero na naiusag ka butag yon kadi masakan kapayas. Kapayas. Hindi pa patiluros ka na lang. Eh ko sa kas kapayas. Kaya nga, magpatiluros ka na lang. No. Magpatiluros ka. Sakto na, patiluros. Oo. Lamat kayo. Gikan ka dito sa taas. Tapos patiluros ka pa baba. No. At least, ano, okay na. Masaya ako na nakita ko kayo na punong-puno ng biyaya. Okay, kayo. Salamat, good kayo. Salamat, kistanan. Oh, oh, maraming salamat. Okay. Ayan muna. Sabi ni Hel, aslom ng Lazonisa, kayo mas nakatilaw. Pero kung makatilaw na, ah, manghinambong yan ba? Tapos yung siya yung Lazonisa ba? Okay. Ay, alam ko, wala ka lang makatilaw, pre. Kaya, aslom na. Bisa ka po siguro? Bisa ka ko po? No, siguro yung isulti po ba? Dili, aslom. Aslom. Di, aslom lang ikaw lagi. Kaya mas nakatilaw. Masa ko nun yung pag-ibutamis nga mas nakatilaw. Kuha siya mabinili siguro itong sa katames. Lagi ako dadanong maonya. O ganun, sa kakoro. O, oh, medyo tamis-tamis na daw, sabi ni Ibir. Masa kakoro ang kaya kong dadan. Laki na tawa ni Hilo, sabi ni Hilo nga. Tamis-tamis na gina siguro. Oh, wala man ang silingan nga. Pati lang mapatarang yung mga rabutan. Kaya ikaw may naa. Ano mo nga nilang talisay. Salamat, pre. Salamat, pre. Oh, sige, maraming salamat sa inyo. Ano. Meron pang magpagamot. Okay, salamat. Salamat tayo, Stanan. Mga followers, salamat sa lang. Meron pang magpagamot? Pedro, tag lang kayo sa ano sa pagkatapos sa video call. So Nars, ako ulit sa Nars, para yun lang kapon tong kalamansi. Ano, kamusta na yung sa'yo, Hel? Okay naman sa Nars, normal naman. Akong panghihi. Ah, buti naman. Pero sige lang ka. Ako magkapag ipadayon sa Rush. Sige lang magkapag. Oo, padayon lang muna. Padayon lang muna. Pero na po lagi sa lintan sa bisis na. Pero padayon lang yan po. Balag balintan. Hindi ah. Malintan good. Okay lang sa Rush. Namang yun sa akin malintan ba? Isa ka inuman. Ah, wala yon, hindi yung problema. Basta ano pag-uwi mo, di gawin mo na rin. Lagi. So si Himino, parang familiar to. Sino to si Mirages? Pag-aon mo medyo Mirages. Himino, like ko nakakita to eh. Mirages. Kasi kayo, hello sir, may hapon. Kasi kayo. Tagulwan sir. Okay, ano pala to ni ano ni nila Jasmine? Yes po, sir. Oh, kumusta na pala yung ano problema mo? Ano sir, kanang okay na siya sir, pero ingon ka last Sunday po nga
padayon lang yung punto na kung imong gitudlo nga stretching, sir, then. Ako lang pong gikuan, sir, then. So far, sir, makita gid na ko ang progress nga kuan, sir, dili na ko, wala na siya nag-ano, sir, nagsakit. Puryabuyag lang. Hindi na nagsakit. Basta yung ano yung sinabi ko sa Bilin na iwasan, hangga't maaari iwasan mo talaga. Yes po, sir. Okay. Hindi yan basta-basta na mabalik sa normal kasi ang muscle niyan kaya nagtitik ng time na magkaroon siya ng muscle na kumakapit doon sa ano sa buto. Kaya sir na kuan pod sir ga kanang ga hinahinay lang sa pod ko dili pod ko ga katulagay mong gingon, sir, ba nga, na ako'y kwaon, muluhod sa ako, kay. Di saan ako ginapersa, good, sir. Basta, ano, kasi kung di mo nga ingatan yan, mas, pag lumala yan, grabe yan, dami kang maramdamang, ano, problema dyan. Kaya iwasan mo yes, talaga. Yes, sir. Iwasan, ha? Okay, sir, thank you po. Tuloy-tuloy lang, ano, okay na. Sa inyo, Erna. Erna. Hey. Erna. Ako, ya, may na yung signal dito. Sige, Maras. Ano gagawin natin? Si ano, si Jervin na lang. Dito. Ay. Jervin. Nabalik naman sa... Ako na. Nawala yung ano? Signal. Signal, tapos balik naman. Jervin. Walang ano, Jervin, audio. Wala. Sige. Kala ko ya. Yan, meron na. Oh. Kala ko ya ba? Wan, mura nga kayo, nanay kayo, diferensya akong mata ko ya kayo. Kaya bitang mga text, din akong kabasa kung di ko magamit ko para. Di, pila na yung edad ka ron? 43. Unsa may ano, unsa man ay imong antipara? Primero pag katong nag murag nag vertigo nag takwan ko vertigo ba. Napasukod ko antipara. Nya sa ko pagpasukod, okay man to. Ang pila ka wala na bulan, nagdiferensya naman ko dili naman mura naman o dibalik man sa di na ako makita ang akong gabasahon. Oh, pero unsay tanggal, tanggal ko di na ako kabasa sa mga unsay sulti sa doktor sayo sa mata mo. Wala man sa ikon kuya kay katong pagadto na ako dito sa klinik ni Bali. Nagtukod naman ko sa iya. Pero kung daan ra. Yeah. Posible naman walay pangalan sa problema sa mata mo. Kasi mayroong mga pangalan niya na astigmatism, kung ano-ano pa, o kailangan mo lang reading glass. Siyempre, depende yan naman yun doon sa sukat ng ano, salamin mo, kung anong meron. Hindi naman sila basta-basta na maglagay. Sige, astigmatism daw, kuya. Oh, yun nga. Sabihin mo, wala. Wala sinabi. So, anong grado ng mata mo? Anong grado? Kasi yun nga kung reading glass lang, walang problema. Kaya lang sa reading glass din, dapat yung sukat mo talaga.
Ano ba sukat niyan? One money siya, murag 100 man niya nakakuha na din ng kabutan, 100. Kasi pag hindi rin sukat sa mata mo, magkaroon ka rin sa ipik sa mata mo. Kung kami gamitin na kuya, okay man. Makakita man ko. Pero nga kung magkaroon kay Murag, kung tanggalan ako, hindi ka pa sa. Kasi pwede kasi mga reading glass lang, walang, ano lang yan, normal lang sa edad. Pag, katulad ako, nag-reading glass ako. Pero ako naman, kahit wala akong eye glass, nakakabasa pa ako ng ano, yung text. Nakakabasa pa nga ako ng ganyan sa computer. Oh. Kabasa ako magkabasa ako. Pero distansya siguro. Mga... Pero medyo malabo. Malabo pag sa mga ganyan. Malinaw siya. Ha? So fit siguro mga... Buwang kadangaw siguro. Magkabasa pa ko. Pero mga anak, hindi nyo doon. Pila na yung edad ka ron? 43. Reading glass lang yan siguro. Magano ka, mag-maintain ka ng kalamansi nga, Jerben? Opo, kuya. Ha? Opo, kuya. Sige, hangad ko na maging okay yan. Tingnan mo lang kung anong mabago. Maraming salamat, kuya. Sige. Ay, Erna. Kuya. Oh. Inawala yung sina dito. Ano kuya, yung kay papa ko ba? Oh. Na pumunta kami nung Friday, sabi ng doktor daw ipirahan niyo siya yung ano niya, yung ano ba yung sa harap niya kuya, yung titi ba? Prostate? Sabi niya daw, ah? May prostate siya? Oo. Sabi daw iupirahan siya. Sabi ko, tingnan na muna daw ang yung ano, gamot. Kasi binigyan na kami ng gamot. Sabi niya, isipin daw namin kung magkano. Sabi niya sa amin, ano, 150,000 daw. Sabi ko, sabi niya, ano kung gusto niyo, tinignan niyo yung ano ni papa, yung sarap, yung titi niya. Tapos sabi niya, tinignan niya. Sabi niya, tinanong niya kung mag, ano ba, yung loy-loy na ba, kung okay ko hindi. Sabi niya, okay na naman ah. Tapos, sabi niya, maya, ano sabi niya, bigyan na daw kami ng gamot. Binigyan siya ng gamot. At 30, ano, ano 30 pesos. Sabi niya, tingnan muna kung okay na yung ano niya, yung penis siya, kung makalabas ang konti. Kasi na, ano siya ba, tinignan namin na sa ano daw yung, ano tawag yun, yung hina-hina, yung ano yung kuyunar, yung pag-ihi-ihi ba? Ihi niya, hina. Sabi ng doktor, ano daw, bigyan muna ng ano, gamot, kung ano ba, kung okay. Tapos, binigyan na kami ng gamot ng 30 days. 30 pesos ng ano ng gamot. Kung ma-okay, kung hindi, babalik daw kami ng ano ng kung maubos ano ba, yung gamot. Ano naramdaman ng papa mo? Ano na patsagam pa? Sakit pa rin. Masakit na po? Igasakit rin si kilid? Masakit pa na kuya sa kilid daw? Hindi. Anong naramdaman niya sa yung sinabi yung may prostate? Ano bang experience niya? Mahirap ba umihi? Konti lang ba umihi? Ano pang batsaga mo sa paghihi mo? Ano? May ano? May hina? May hina. Ay, hina kuya daw. May hina yung lalabas. May hina. Masakit. Masakit. Masakit daw maghihi? Hindi naman. Hindi naman kuya? Kailan pa nag-umpisa yung ano niya, prostate? Saan? Ako naman mag-umpisa yung pag ano, may sakit mo na pa? Dugay na. Dugay na. Mga pila ka tuig? Mga dua ka tuig? Mga tatlo? Oh. Tatlo na ko ng tuig. Tatlong taon na kuya daw. Oh, bakit hindi sinabi sa akin noon? Ang anak ko nagigambal ko na siya. Wala akong magambal. Wala akong nagtahan. Hindi siya nagsabi na sa iyo kuya, nakalimutan niya. Pero sinabi niya noon kuya yung ano, yung noon yung si Bracy kasama at saka mama na may sakit na siya yung sa ano niya ba yung prostate niya. Tapos pero, noon kuya di ba mas yung ano eh kung sinabi niya yon pinainom ko siya ng kalamansi at saka buko tapos dapat malaman ko kung mayroong magbago o ano bang mag-improve kasi normally yan sa mga prostate na ginagamit ko eh. Oo. Tapos ang ihi, di ba? Dumadami na. Di ba may mga testimony ng prostate? Hindi nyo mapanood? Oo, kaya, oo.
Eh, yun nga, sabi ko, mag-ano tayo. Pamintin mo, papa mo ng ano, pamintin mo ng kalamansi, tsaka sa umaga, aboko. Opo. Oo. Tanong mo kung may time ba na mas marami siyang ihi? May araw ako, sa akapang lang mag-ihi, kita mo? No. Oh, yeah. Oo, kuya, minsan marami, minsan, ano lang, kunti-kunti, mamaya kunti ihi siya, mamaya kunti ihi. Oo. Oh. Oh. Sige, ipamintin mo ng kalamansi. Iparegular tayo. Oh. Hangat ko na ano, pagkaloban ng Diyos. Papa mo. Kuya. Okay, yes, salamat. Ay, kuya, paano kami, kuya, yung kalamansi, kuya? Sige, kapit sa kalamansi yun at pagpagaling sa karamdaman ng lalo sa papa mo. Oo, kuya. Tapos kuya, mag-ano ako, kuya, salamat. Kuya, may question ako sa mga himala binigyan ng Panginoon sa inyo, dalawa. Salamat po ako sa inyong dalawang Jesus Christ. Kasi, di ba, nung February, di ba? Sabi ko, masaya ako kasi dumating ako dito. Parang iyak, kuya. Di ba? Linga ako eh. Masaya talaga, kuya, na nandito po ako sa Pilipinas. Kasama po pamilya ko, kuya. Siyempre, hindi masaya na nandiyan ka. Dami-dami talaga, kuya. Tuyan, kuya, kasi marami na binigyan ng Panginoon sa amin na pamilya ko po. Papasalamat ako sa inyo dalawang Jesus Christ. Eh, sa inyo yun, sa pagsikap ninyo. Hindi yan dahil sa akin. Sa sikap ninyo, paniniwala ninyo, yun ang dapat. Para pagkaloobang kayo ng mga biyaya, na kayo nangyari. Kuya, marami na kuya. Marami na po. Kaya nga. At saka, hindi iniisip ko lang po na away ako dito sa Pilipinas, bigla na po na mayroon akong dumating na may himala. Ayun, parang hindi ko alam na darating pala. Yun, pati pala ito sinasabi, ha? Na ano, hangat ko na pagkalobang kayo ng biyaya ng Diyos na hindi niyo inaasahan. Yung, opo, so yun kuya na. Sinasabi yan. Naniwala kayo. Yun ang hangat ko na ipagkalob sa inyo ng Diyos na mga biyaya ang hindi niyo inaasahan. Opo, so yun kuya na. Hindi ko na saan talaga babalik pa ako sa Pilipinas. Akala ko, next year pa ako balik. Sabi na sa ko, ay, uwi ka na. Sabi ko, paano may pera? Sabi ko, ako bahala. Sabi ko, parang bigla na kuya na. Parang bigla na may himala na hindi ko alam na darating talaga. Yung parang, sabi ko, nakaipon ako malaki, naka-uwi ako. Tapos hindi ko alam na hindi ko nasahan na ganun parang himala. Binigay ng Panginoon. Yung talaga na sabi ko sa mga tao na kailangan talaga ng mga sa mga tao talaga na magbago talaga at pagsihan mga kasalanan at saka alam ko na ang mga tao magniwala sa Panginoon pero pagbabago talaga at pagsisihan ang mga kasalanan kuya ginawag na tayo magumawa ng kasamaan yung parang bago, ano po yung gumawa talaga tayo yung kabutihan sa kapwa o bagay man hayop. Nasaan ko ito lahat-lahat, kuya? Lahat-lahat. Maubos yung luha mo. Wow. Kuya, totoo kasi napasalamat talaga sa inyo dalawang Jesus Christ. Kasi alam mo, kuya, talaga 100% na. Yeah, parang bigla na po umuwi. Lakas po Pilipinas. Hindi ko nasaan talaga magsamok mo niya ko anak po. Kasi nalungkot talaga ako sa Australia na. Lagi ako nagtrabaho, hindi ko kasama anak ko. Talagang tutuyan ko yan na. Nakasama mo na yung anak mo. Kaway mo nga lang eh. Di ba? Kaway mo nga lang. Gusto mo turuan kita pagkaya? Salamat sa inyo talaga ko yan na. Jesus Christ. Sige na. Oo mo siya yung luha mo. Mahal ang luha ngayon. Salamat sa inyo, Jesus Christ. Kinar, maraming. Oh. Salamat po. God thank you, Kinar. Thank you, Kinar. Thank you. Sinong gustong umiyak dyan? Huh? Yung katulad kayo na ba? Iyak tawa?
Okay na. At least ano, hindi na may isang linggo. Mayroon tayong kahit paano. So sa mga na mayroon ba sa Facebook na nanonood? Sino yun? 33. Marami di pa nanonood sa Facebook. 33 na sa Facebook. Tapos 30 dito sa Zoom. So sa lahat ng mga nag-attend sa Zoom, sa lahat ng nanood sa live, sa PIPB, sa update, sa mga maraming salamat sa inyong lahat. At hangad ko na palagi kong panalangin na biyayaan kayo ng Diyos na hindi ninyo inaasahan. So, pagkaloob sa inyo ng Diyos na mga biyaya na yun nga, hindi ninyo iniisip na may darating sa inyo na kusa ayon sa paniniwala ninyo. So, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, Lord Jesus Christ. Salamat! Thank you, Kuya. Thank you. Salamat sa mga followers. Thank you, Susan.